Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po uli ito, si Kier ng Corcuera Romblon. Ang kwentong ito ay tungkol pa rin sa pakikipagsapalaran ng aking mga lolo bilang mga albularyo at mandirigma ng kabutihan. Sa huling bahagi ng kwento nila lolo ko ay nalipol nga nila ang isang buong pamayanan ng mga aswang na kanilang pinuntahan sa Capiz at bumalik na nga sila dito sa amin sa Romblon. Pagka-uwi, ilang linggo lang ang lumipas nang magkaroon ng pangitain si Lolo Ruben tungkol sa paglalakbay sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa kanyang pangitain, may paanyaya sa kanya ang kanyang mga kasangga na papuntahin sila para sa nalalapit na digmaan ng mabubuting engkanto laban sa itim na mga engkantong sumugod sa kaharian ng engkantong kasangga ni Lolo Ruben at nakalikha ang mga kalaban ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Kaya kinakailangan nilang makapunta agad doon sa lalong madaling panahon. Noong magising siya mula sa pangitain, ay agad niyang pinuntahan si Lolo Ike at sinabing kailangan nilang maglakbay sa kabilang mundo o sa mundo ng mga engkanto para tumulong sa digmaan. Wala naman daw iyong naging problema kay Lolo Ike dahil malaki ang utang na loob nila sa mga mabubuting engkanto. Palagi silang tinutulungan tuwing kinakailangan. Matapos nga nilang magkasundo, ay umusal ng orasyon si Lolo Ruben para tawagin naman ang kanyang mga kasangga at gabay. Ikinuwento niya ang paanyayang kanyang natanggap mula sa kaharian ng mga ito at kailangan nilang makipagtulungan doon para hindi maangkin ng tuluyan ang lagusang nagawa mula sa mundo ng mga engkanto at mundo ng mga tao. Naroon sa harapan nila ang gabay ni Lolo Ruben na kapre, ang tikbalang na may alagang aso, ang diwatang tagapangalaga ng kalikasan, pati na ang isang hari ng mga engkanto na kapatid naman ng hari ng biringan. Lahat ng mga iyon ay sumumpang lalaban at puprotektahan sina Lolo Ruben at Lolo Ike hanggang sa kanilang huling hininga. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito, Sir Carl, ay gusto ko lang ulitin na ang kwentong aking ibinabahagi sa inyo ay hindi katang-isip. Sa mga walang paniniwala tungkol sa kababalaghan, ay nasa sa inyo na po iyon. Pero para sa mga taong mulat at may karanasan sa mga ganitong bagay, ay nakakasiguro akong pamilyar kayo kung gaano katotoo ang mga ito. Maging ako man ay saksi sa ibang bahagi ng pakikipagsapalaran ng aking mga lolo. Yun lang po. Matapos nga ang pakikipag-usap nila sa mga gabay, ay pinasalamatan ang mga iyon ni Lolo Ruben at naglaho na rin agad. Sina Lolo Ruben at Lolo Ike naman ay sinimulan ng tapusin ang mga gawain nila sa kanilang bukirin pati na sa bahay para makumpleto na ang kanilang paghahanda. Maging ang mga sandatang pandigma ay inilabas na rin at muling hinasa. Isang araw, habang nag-aalmusal silang dalawa, ay biglang may nagtao po sa labas ng kanilang bakuran. Kaya si Lolo Ike na ang tumayo at sumilip sa labas. Isa iyong binatilyo. Iho! Anong kailangan mo? Magandang araw po, Manong Ike. Pinapunta po ako ni Papa para hingin sana ang tulong nyo. Si Nanay po kasi, ilang araw nang nakaratay sa higaan at hindi makabangon. Tuloy-tuloy po kasi ang paglobo ng kanyang katawan at tila nakakargahan ng tubig sa araw-araw. Sinagot naman daw iyon ni Lolo Ike.
Ah, ganun ba? Sige, tuloy ka muna dito. At tatapusin lang namin ang aming pag-aalmusal. Tara, sumabay ka na rin. Tumanggi naman daw ang Binatilyo at sinabing doon na lang muna siya mauupo sa upuan sa labas ng bahay. Pagkapasok ni Lolo Ike ay nakita niyang tapos nang kumain si Lolo Ruben. Kaya sinabi niya na rin agad ang problema noong Binatilyong dumating. Agad na rin naganda ng gamit niya si Lolo Ruben. Pagkatapos din ni Lolo Ike kumain ay kinuha na rin ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Tapos inaya na nila ang Binatilyo na magtungo na sa bahay nito. Pagkarating nila sa bahay ng pamilya noong Binatilyo, ay agad nilang nakita sa pinakasala ng bahay ang ginang. Napapalatak na lang daw si Lolo Ruben. Lintik na mga mangkukulam ito! Kumikilos na naman pala! Pumasok na nga ang dalawa sa bahay. Agad hinawakan ni Lolo Ruben ang ginang sa pulsuhan. Sabay sabing, Tol, kumpirmado, kinulam nga ito. Ikaw na tumira. Hindi dapat pinapatagal pa ang buhay ng mga mangkukulam na iyan. Hanggat humihinga ang mga iyan, ay hindi rin titigil sa pangkukulam. Matapos magsalita, ay umupo na lang muna si Lolo Ruben sa isang upuan na naroon sa loob ng bahay. Si Lolo Ike na ang lumapit sa ginang. Pinalabas na rin muna ni Lolo Ike lahat ng tao sa bahay na iyon. At silang tatlo ni Lolo Ruben at pasyente na lang ang naiwan. Nag-usal na ng orasyon si Lolo Ike ng pantawag sa mangkukulam at pangpasapi ng kaluluwa noon sa katawan ng babaeng biniktima. Ilang sandali lang ay nangisay na ang katawan noong babaeng may karamdaman at tila meron ng sumapi. Tinapik-tapik iyon ni Lolo Ike para matauhan. Hoy! Sino ka? At ano ang kasalanan ng babaeng ito sa iyo? Bakit mo pinaparusahan? Tanong pa daw ni Lolo Ike. Biglang nagmulat ng mata ang babae at nanlilisik iyon na nakatitig sa kanya. Pero imbis na sagutin ang kanyang katanungan, ay iba ang sinabi noon. Ikaw! Sino kang manggagamot ka? Ang lakas ng loob mo na tawagin ako na isang malakas na mangkukulam! Mukhang baguhan ka nga talaga! Dahil tinawag mo ako nang hindi ka gumagamit ng tagabulag! Para hindi ko makita ang mukha mo! Sabay tawa noon ang malakas na may pagyayabang. Sinagot naman daw iyon ni Lolo Ike. Sinadya ko talaga na hindi gumamit ng tagabulag para makita mo ang mukha ng manggagamot na papatay sa'yo. Pero tila hindi natinag ang mangkukulam at panay pa ang tawa. Dahil doon ay nainis si Lolo Ruben at tinawag ang gabay niyang kapre. Si Lolo Ike naman ay tinawag ang gabay niyang tikbalang at sinabing, Hanapin niyo nga ang katawang lupa ng makukulam na ito, tapos lumpuhin niyo. Iparanas niyo sa kanya ang paghihirap na ipinaranas niya sa babaeng ito. Matapos nang iyon masabi ni Lolo, ay agad naglaho ang dalawang gabay. Hinarap na muli ni Lolo Ike ang mangkukulam na nakasapi doon sa ginang. Sige, tignan natin ang tibay mo. Ngayon ka pa talaga umiksena kung kailan abala kami sa paghahanda sa aming paglalakbay. Tumawa lang daw iyon ang tumawa at kung ano-anong pangmamaliit pa sa kanila ang sinabi. Hanggang sa ilang sandali ay bigla iyong nagsisigaw na tila takot na takot sa isang nilalang. Tapos nawalan na ng malay ang pasyenteng babae. Ilang saglit lang ay nakabalik na rin ang dalawang gabay at hawak-hawak na ng tikbalang sa batok ang kaluluwa noong mangkukulam
saka ibinalibag sa lupa. Sabi ni Lolo Ike na kapag binawian ng buhay ang mangkukulam, ay kusa na rin mawawala ng bisa ang ginawa niyang pangkukulam sa biktima. Sinabi naman ni Lolo Rubin sa tikbalang, "Sige, tapusin mo na rin pati ang kaluluwa niyan para hindi na makasanib pa sa kung kani-kanino at muling makapaminsala." Kaya pinilipit na rin iyon agad ng tikbalang hanggang sa tila usok na nabasag at sumama sa hangin. Inorasyonan ni Lolo Ike ang ginang para manumbalik ang wisyo noon. Nang magising iyon, ay unang tinawag ang pangalan ng asawa. "Lando, pahingi ng tubig!" Kaya dali-dali nang pumasok ng bahay ang asawa noon at ikinuha ng tubig ang pasyente. Pagkaabot noon ng asawa ay sinabing, "Mang Ike, magaling na po ba ang asawa ko?" "Oo, Lando, magaling na siya. Kailangan niya na lang makakain ng masustansya at magpahinga ng mabuti para manumbalik agad ang lakas at sigla niya." Sagot pa ni Lolo Ike sa lalaki. Laking pasasalamat daw ni Lando kila Lolo. Tapos agad na rin nilisan ng dalawa ang bahay ng pamilya. Pagka-uwi nila ng bahay, ay muli nilang ginawa ang kanilang mga gawain at paghahanda. Matapos magtanghalian, ay saglit silang nagpahinga at naidlip. Noong magising, ay may nararamdaman daw na kakaiba si Lolo Ike at Lolo Ruben. Mabigat iyon sa pakiramdam na tila may malalakas na nilalang sa lugar. Kaya pareho silang napalabas ng bahay at nagmasid sa paligid. Pero wala naman silang makita. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw ang gabay nilang tikbalang at sinabing, "Mga kaibigan, mag-iingat kayong dalawa. Narito ang asawa ng pinatay niyong mangkukulam. Isa iyong malakas na pinuno ng gabunan. Kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan para maghiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa." Matapos magsabi ng babala, ay agad rin iyong naglaho. Dahil sa sinabi ng kanilang gabay, ay agad na rin silang nagsipasok ng bahay at naghanda ng gagamiting armas para sa kanilang pagharap sa darating na kalaban. Ang duda nila na sa pagsapit ng dilim pa iyon aatake, dahil iyon naman talaga ang oras na madalas pag-atake ng mga aswang. Kinagabihan, halos katatapos pa lang nilang maghapunan, ay nagsimula ng magsialulungan ang mga aso sa mga tahanan sa unahan nilang mga bahay. Sabi naman daw agad ni Lolo Ruben, "Ay, nandito na sila! Salubungin na natin!" Kaya kinuha na nila ang kanilang mga armas at lumabas ng bahay. Pagkalabas, ay tinawag na rin nila ang kanilang mga kasanggang elemento at gabay. Sinimulan na rin nila ang pag-usal ng bakod at baluti para sa proteksyon ng kanilang katawan, pati na ang pagpapakain ng dasal sa mga mahiwagang kagamitan. Hindi nagtagal ay dumating na ang hinihintay nilang aswang na susugod sa kanila. Isa iyong mataas na uri ng gabunan. Malaking tao daw iyon na may dalawang sungay. Maihahalin tulad din ang mukha sa isang aso na namumula ang mga mata at nag-uumapaw ang pag-agos ng laway nito sa bunganga na may mga pangil ang ngipin. Meron din daw itong dalawang malalapad na pakpak at ang mga paa ay katulad ng sa kambing. Tumayo iyon saglit sa harapan ng bakuran bago nagsalita. "Akalain nyo, meron palang dalawang magagaling na manggagamot sa baryong ito. Matagal-tagal na rin ako
na hindi nakakainkwentro ng malalakas na kalaro. Kaya sisiguraduhin kong ikagagala ko na dumating ang gabing ito. Ang pagpatay niyo sa aking asawa ay hudyat ng pagdideklara niyo ng digmaan sa aming lahi. Mahabang litaniya pa ng malaking aswang na iyon. Tumawa naman si Lolo Ruben at sinagot ang pagmamalaki ng pinunong aswang na gabunan. Anong sabi mo, digmaan? Sa pagkakaalam ko kasi, ang digmaan ay mahabang panahon ng labanan ng dalawang magkabilang panig. Pero ito, oras lang ang itatagal nito ngayong gabi at uubusin namin lahat ng kalahi mong narito, pati na ang iba pang mga makakainkwentro namin sa mga susunod na panahon. Pero sayang lang, hindi mo na yun masasaksihan dahil ngayon na sa gabing ito ang iyong katapusan. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Mayayabang na ang mga kabataan at mataas na magsalita. Hindi nyo ba alam, bata, kung ilang taon na ako? Hindi pa kayo ipinapanganak ay namamayagpag na sa kalupaang ito ang bangis ng aking kapangyarihan. Kaya huwag kayong magsalita ng tapos. Sinagot naman iyon muli ni Lolo Ruben. Oo na, dami pang salita eh. Simulan na natin to. Pagkatapos lang ng mga sinabi niyang iyon, ay agad nang umusal lang dasal si Lolo Ruben at hinipan sa kanyang palad. At biglang nagiba ang kondisyon ng katawan. Tila uminit din bigla ang ulo. Sa magkapatid na Lolo Ike at Lolo Ruben, si Lolo Ruben talaga ang tagasugod o iyong umaatake ng malapitan. Si Lolo Ike naman ang tagabitaw ng orasyong pamako na sunod-sunod sa hangin para lahat ng matamaang aswang noon ay hindi na makakagalaw. At kapag nadaanan ng nanggagalit na itak ni Lolo Ruben ay siguradong hihiwalay na lang bigla ang ulo sa katawan. Agad nilang napansin ang pagdami ng aswang sa paligid. Marami din ang humarang sa harapan ng pinunong aswang. Pero imbis na matakot o panghinaan ng loob, ay ikinatuwa pa iyon ni Lolo Ruben dahil ayaw nga nito ng kakaunting aswang dahil nabibitin lang siya at hindi makukuntento ang kanyang gigil sa pagpatay. Pagkalingon ni Lolo Ike sa kanyang magkabilang gilid ay naroon na ang mga gabay nilang kapre at ang tikbalang na may kasamang aso. Nagtataka siya dahil nasaan iyon isa pa nilang gabay, iyong diwata ng kalikasan. Kaya inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang naroon ang diwata sa itaas ng puno. Prenteng nakaupo at tila nakaabang upang manood ng isang magandang pelikula sa sinihan. Gamit ang isip ay tinanong iyon ni Lolo Ike kung ano ang ginagawa noon, bakit siya naroon. Ang sabi naman daw ng diwata na manunood lang siya at hindi tutulong dahil siguradong kulang pa raw ang mga kalaban para kay Lolo Ruben. Napailing-iling na lang daw si Lolo Ike sa diwata pero wala rin siyang magawa. May panggigigil na binunot ni Lolo Ruben ang kanyang mahabang itak sa tagiliran, sabay sigaw nito habang tumatakbo papasugod. Saglit na napatakip ng kanilang mga mata ang mga nakatayong aswang sa likuran noong makita ang pagliwanag ng armas ni Lolo Ruben na tila nagliliyab na apoy ang talim noon nang maalis sa lalagyanan. Sumabay na rin sa pagsugod sa direksyon ng mga aswang ang kanilang mga gabay. Noong makitang naroon na si Lolo Ruben, nagsikilos na rin ang mga gabunan na nakaabang sa may unahan. Mabangis ang angil ng mga iyon na halatang gutom
at gustong makapaminsala at kumain ng sariwang laman ng tao. Pero ang matinis na angil ay biglang nahihinto kapag nadadaanan sila ni Lolo Ruben na halos hindi malang nila namamalayan dahil sa bilis. Maging ang pinunong gabunan ay makikitaan na rin ng pag-aalala. Noong makita niyang isa-isa nang nagsisihiwalay ang ulo ng kanyang mga tauhan sa katawan ng mga ito. Kakaunti lang din kasi ang mga sinasalubong ni Lolo Ruben na nagagawa pang makasalag dahil patuloy si Lolo Ike sa pagbato ng pamako sa hangin. Ang mga nakakasalag naman ay napuputulan din ng kamay, balikat o pakpak basta kung anong matamaan sa pagtaga ni Lolo Ruben. Maririnig din sa ibang bahagi ang sigaw ng ibang aswang na ginugulpi ng kapre. At kapag nahawakan sa kahit saang parte ng katawan, ay ihinahambalos sa mga puno at otomatiko rin binabawian ng buhay. Kung nasaan banda si Lolo Ruben, ay naroon din malapit sa kanya nakasunod ang gabay na tikbalang na gamit ang dalawang itak kung tumaga habang tumatakbo ng mabilis. Kaya tila mga talahib lang din na nahahawi ang mga nakaharang na aswang kapag nadadaanan. Ang kasama naman noong aso ay tila may kakaibang bilis dahil nawawala bigla sa bilis ng takbo. Tapos makikitang muli na may kagat ng aswang at kapag iwinawasiwas ay talagang wala ng buhay ang aswang kapag binitawan. Si Lolo Ike naman ay nagpapatuloy sa pagbitaw ng tigalpo at pamako sa hangin. Dahil ang inakala nilang iilang kasamang aswang ng pinunong gabunan ay hindi lang pala iyon dahil marami pa ang tuloy-tuloy na dumarating kahit pa marami na rin sa kanilang nababawas. Napapatingin na raw muli si Lolo Ike sa itaas at kinakausap ang diwata na tumulong na. Pero nakangiti lang daw iyon at sinabing masyado pang maaga para mag-alala. Nagpapainit pa lang daw ng dugo sa laban si Lolo Ruben. Kaya ipinagpatuloy na lang ni Lolo Ike ang paulit-ulit na pagtigalpo sa mga aswang na nakakalapit sa kanya. Tapos nagbabato pa rin siya ng pamako sa unahan. Kaunti lang din naman ang nakakalapit sa kanya dahil sa bilis ng tikbalang at ng alaga noong aso na makikitang tila sinusunda ng kidlat kung nasaan man iyon. Dahil ang asong iyon pala ay diwata ng kidlat. Kung kaya naman, palaging may makikitang kuryente na gumuguhit sa palibot ng katawan noon. Nagkukumpul-kumpula na ang mga aswang para makagawa ng matibay na depensa sa pagbangga sa kanila ni Lolo Ruben. Kaso hindi nila napapansin ang mabilis na pagdaan ng tikbalang sa kanilang likuran. Kung kaya naman, bago pa sila marating ni Lolo Ruben, ay nababasag na agad ang kanilang formation dahil sa tikbalang na nauna ng dumaan sa kanilang likuran na nagputol ng ulo ng ibang mga aswang sa bawat kumpul. Ayon pa kay Lolo Ike, na habang tumatagal si Lolo Ruben sa pakikipaglaban, ay tila nagiging kahalintulad na ng kanilang gabay na aso na dahil sa bilis ng pagkilos at pagtakbo, ay hindi niya na rin makita kung nasaan. Makikita niya na lang kapag may nagtatalsikan ng mga ulo at naghihiyawang mga aswang na natatapyasan ng braso o di kaya hita. Hanggang sa hindi nagtagal ay naubos na nila ang lahat ng kasamahang aswang ng pinunong gabunan. Ipinahuli talaga nila ang pinuno. Pero nagtititigan pa lang sila at nag-aabang kung sino ang unang susugod, ay bigla na lang sumugod sa pinunong aswang ang asong diwata ng kidlat. Pero may angking bilis din ang aswang na iyon
dahil nagawa nitong ilagan ang atake ng aso. Dahil doon ay ilang puno din sa unahan ang nabuwal nang tamaan ng asong iyon dahil sa paglampas. Sumipol naman agad ang gabay nilang kapre upang tawagin ang alaga niyang aso at sinabing, "Ipaubaya mo na sa mga kaibigan natin ang nilalang na iyan. Kumain ka na muna." Sabay abot ng isang nakabulagtang aswang na agad namang sinagpang ng aso at hinila sa likuran at doon na pinagfiestahan. Nagpalingon-lingon ang pinunong aswang na tila hinahanap niya kung nasaan si Lolo Ruben dahil hindi niya ito nakikita. Tanging si Lolo Ike, ang kapre at ang tikbalang lang ang magkakatabing nakatayo sa unahan. Bigla na noong ibinuka ang pakpak na nakapwestong pasugod kina Lolo Ike nang biglang lumitaw si Lolo Ruben sa likuran niya kasabay ng mabilis na pagtaga ng kanyang dalawang pakpak. Kaya imbis na lilipad iyon habang papasugod ay napasubsob na lang sa unahan. Pero mabilis pa rin iyong bumangon at itinuloy ang pagsugod kay Lolo Ike. Si Lolo Ike naman ay nakaabang sa paglapit ng aswang. Noong makalapit na nga, ay kaliwat kanan ang kalmot na pinagagawa noon. Marami doon ang naiilagan at nasasalag ni Lolo Ike. Pero kahit tamaan siya, ay hindi naman tumatalab ang kalmot. Dahil sa mataas na antas ng baluti na pumuprotekta sa kanyang kabuuan. Minsan nga ay mismong braso lang ang isinasangga ni Lolo Ike sa kuko ng kalaban dahil alam niyang kahit galos ay hindi siya tatablan. Nasaan na ang pinagmamayabang ng pinunong aswang, ha? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Malas mo naman kung yan lang talaga. Dahil mapapadali na ang buhay mo. Kahit magdamag ka pang kumalmot, ay hindi na yan iepekto sa amin. Wika pa ni Lolo Ike. Halata sa mukha ng pinunong aswang na desperado itong makapinsala. Kaso kahit anong gawin niya, ay wala na talagang epekto. Bahagyang umatras si Lolo Ike, sabay mapwersang pagsipa sa sikmura noong malaking aswang. Kaya napatalsik ito paatras. Bago pa makalayo, ay hinambalos na ito agad ni Lolo Ike ng kanyang mahabang latigo na kumapit sa kaliwang braso. At buong pwersa niyang hinila na naging sanhi ng pagkaputol ng braso noon. Abot-abot naman ang palahaw ng pinunong gabunan. Pilit pa noon na bumabangon. Kaya itinutukod ang kanang kamay para makatayo. Na agad ding tinagpas ni Lolo Ruben, kaya napasubsob na talaga iyon sa lupa. Tila gustong pahirapan at lumpuhin ng dalawa ang pinunong aswang. Pilit na bumabangon ang pinunong aswang kahit paputol na ang kanyang dalawang braso. Pero hanggang pagluhod na lang ang kinaya at nagpatuloy na sa pagpalahaw na masakit sa tenga. Kaya nag-init palalo ang ulo ni Lolo Ruben sa boses noon at agad nag-usal ng dasal upang tawagin ang sumpa ng paulit-ulit na kamatayan para sa kaluluwa ng pinunong aswang. Matapos iyon maigawad sa aswang, ay agad na iyong tinapyasa ng ulo, sabay sabing, "Kahit subukan ka pang buhayin ng mga kasangga mo sa dilim, ay paulit-ulit ka ding papatay ng sumpang iyan. Kaya wala ka ng takas, kahit saang panahon mo papiliting mabuhay." Tuluyan na ngang humandusay ang katawan noon sa lupa. At ilang saglit na yumanig ang kalupaan at hinigop ang katawan ng mga aswang. Matapos ang isang madugong labanan, ay nagpasalamat na sila sa kanilang mga gabay na tumulong sa kanila at sinabihang magpahinga na rin ng mabuti dahil hindi na magtatagal ang kanilang paglalakbay
sa mundo ng mga engkanto. Tumango lang ang mga ito at sabay-sabay nang naglaho. Pagkapasok nila sa bahay, ay tila doon pa lang din sila nakaramdam ng pagod. Kahit papaano, ay hindi masasabing kaunti ang aswang na kanilang hinarap. Dahil parang isang pamayanan na iyon na bumaba para lang sugurin sila. Tol, kape muna tayo. Wika pa ni Lolo Ruben. Sinagot naman siya ni Lolo Ike. Sige, magpapainit lang ako ng tubig. Pero ikaw, maligo ka muna. Puro ka dugo ng aswang sa buong katawan eh. Kaya umalis na rin muna si Lolo Ruben para magbanlaw sa dagat. Habang nagkakapi ang magkapatid, ay sinabi ni Lolo Ruben, Tol, ang daming tauhan ng gabunang iyon ah. Mabuti na lang at hindi pa tayo nakakaalis nang sumugod sila. Dahil kung hindi, baka ang mga taga rito ang napagbunto na nila ng galit kung hindi tayo naabutan. Kawawa naman ang mga inosenteng hindi kaya ipagtanggol ang kanilang pamilya. Oo nga tol eh, pero sa dami noon. Siguro naman matagal-tagal bago pa muling may aswang na maligaw dito. Matapos makapagkape, ay nagpahinga na rin ang dalawa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ay may nararamdaman silang umaaligid na nila lang. Tila may malamig na hangin kasi na paikot-ikot sa kanila. Pero hindi nila nararamdamang may masamang pakay sa kanila ang nilalang. Kaya hindi nila iyon ikinabahala. Noong naroon sila sa labas ng bahay, ay bigla na lang may nagpakitang nilalang na isang agitay. Yumuko iyon bago nagsalita. Mapagpalang araw sa inyo mga babaylang kaibigan ng aming hari. Narito ako dahil sa kautusan ng hari na sunduin kayo at dalhin sa aming mundo. Ako rin ang magbubukas ng lagusan na inyong dadaanan papunta doon. Babalik ako mamayang hating gabi para sunduin na kayo. Kaya ihanda nyo na lang ang inyong sarili sa paglalakbay. Maraming salamat kaibigan. Sagot pa doon nila Lolo Ike at Lolo Ruben at yumuko din. At bigla nang nawala ang agitay sa kanilang harapan. Nagsipasok ng muli sina Lolo at inihanda ang kanilang mga gamit na dadalhin sa paglalakbay patungo sa kabilang mundo o mundo ng mga engkanto. Kinagabihan nga ay naroon na silang pareho sa labas ng bahay at nag-aabang na lang ng muling pagdating ng magsusundo sa kanila na isang agitay. Pagsapit ng eksaktong hating gabi, ay lumitaw na sa harapan nila ang agitay at sinabing, Mga kaibigan, sumunod kayo sa akin sa isang puno ng balete na naroon sa unahan. Pagkarating doon, ay kumumpas ang agitay sa harapan ng puno kasabay ng pag-usal ng orasyon. Tapos tinignan sila at tumango sabay pasok na sa loob ng puno. Kaya sinundan na lang din iyon ng dalawa. Pagkahawak lang nila sa puno ay tila hinigop na rin sila noon papasok. Pero nawalan sila pareho ng malay noong mahigop sila sa loob ng puno. Nagising na lang sila na nakahiga sa gilid ng malaking ugat ng kahoy. Kakaiba na rin ang itsura ng mga kakahoyan sa lugar na kinaroroonan nila dahil malalaki na talaga at malalago ang mga puno. Nagsitayo na nga sila, inilibot ang paningin sa paligid. Mukhang nasa kabilang mundo na tayo, tol. Wika pa ni Lolo Ruben. Noong makitang, maliban sa magagandang halaman at bulaklak sa paligid, ay nagkalat na rin ang kung ano-anong kakaibang bato at ginto. Ilang saglit pa ng kanilang pagmamasid, ay dumating ang dalawang agitay. Ang isa doon ay iyong nagdala sa kanila papaso. Sinabi ng mga iyon na sumakay na sila
at dadalhin sila sa kaharian. Matapos nilang sumakay ay sinabihan silang pumikit na lang muna habang tumatakbo kasi baka hindi nila kayanin ang malakas na hampas ng hangin sa pagtakbo. Kaya nagsipikit na rin ang dalawa at nagsimula na nga ang mabilis na takbo ng dalawang nilalang ng kabilang mundo. Noong maramdamang bumagal na ang takbo, ay dahan-dahan na nilang iminulat ang kanilang mga mata at nakitang naroon na sila sa tuktok ng isang bundok at nasa harapan na nila ang isang magarbong kaharian na papalamutian ng ginto at iba't ibang mamahaling bato ang kabuuan ng kastilyo. Pagkapasok pa lang nila sa entrada ng kaharian ay bumungad na agad sa kanila ang pulupulutong na sundalo na nakasuot pandigma at armado ng espada, pananggalang at sibat. Sa likuran naman banda ay may nakahiwalay din ng mga sundalo na pana at palaso ang mga armas. Bumukas ang malaking pintuan ng kastilyo at lumabas doon ang hari ng mga tikbalang. Mga kaibigan! Ruben at Ike, maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa aking paanyaya na makiisa sa digma ang kakaharapin ng aming mundo. Alam naming malaki ang maitutulong nyong dalawa, kaya namin kayo inanyayahan. Yumuko naman ang magkapatid bago sumagot si Lolo Ruben. Walang anuman, mahal na hari. Ang laban ng kaharian mo ay laban din namin. Kagaya nyo, handa rin kami magbuwis ng buhay para sa mga kaibigan. Inaya silang pumasok sa loob ng buluwagan ng hari. Habang naglalakad sila sa loob, ay meron silang nararamdaman na pamilyar na aura. Nagpalinga-linga ang dalawa sa loob. Nakita nila ang isang matandang nakatalikod sa may unahan. Noong naroon na sila, ay lumingon ang matandang iyon at hindi sila nagkakamali ng inaakala. Iyon nga ay ang maestro nilang si Mang Manuel. Mabilis nagsilapit ang dalawa at yumakap sa kanilang kaibigan at guro. Matapos ang yakapan ay nagsalita ang kanilang maestrong si Manuel. Akalain nyo ang mga estudyante ko. Ibang-iba na kayo ngayon. Ang layo na lang narating nyo sa larangan ng panggagamot at makikipaglaban sa kasamaan. Imbitado pa kayo sa isa sa pinakamalaking digmaan ng kabilang mundo. Kasabay ng paghimas sa ulo ng dalawa niyang estudyante, muling nagsalita si Mang Manuel. Akin na ang mga sandata nyo at may ibibigay ako sa inyo. Kaya agad binunot ni Lolo Ruben ang kanyang itak. Iniabot naman ni Lolo Ike ang kanyang nakarolyong latigo. May dinukot ang matanda sa kanyang bulsa tapos sabay inilagay sa hawakan ng itak at hawakan ng latigo. Iyon ay ang mutya ng Tres Pico. Nagbibigay iyon ng tripling lakas sa mga mahiwagang kagamitan. Noong muling iabot ang mga sandata sa dalawa, ay nagliyab agad ang talim ng itak ni Lolo Ruben. Nagliwanag naman ang latigo ni Lolo Ay. Ramdam nilang pareho ang paglakas ng kapangyarihan ng kanilang mga sandata. Maraming salamat, maestro! Turan pa ng dalawa, sabay muling yumakap sa matanda. Nang biglang may pumasok na isang sundalo at malakas na nagsalita. Mahal na Haring Argus! Paparating na ang inyong mahal na kapatid na si Haring Dumason! Kasama ang kanyang hukbo galing ng biringan! Nasundan iyon ng pagtunog ng turutot ng kaharian, pahiwatig na may paparating na isang maharlikang panauhin. Binuksan ng malaki ang pintuan ng palasyo ng hari at nagsipasok ang iba't ibang uri ng nilalang
nakabilang sa tauhan ng kapatid ng hari at nasa unahan nila ang kanilang hari na tila nagliliyab ang baluting kasuotan pati na ang sandata nito. Pagkalapit noon kay Haring Argus ay yumuko at nagbigay pugay. Mahal kong kapatid, nandito ako kasama ng aking mga pinakadalubhasang hukbo para tumulong sa iyong laban. Pagkatayo noon ay lumapit na rin sa hari at yumakap. Pagkalas noon sa pagkakayakap ay nagsalita si Haring Argus. Haring Dumason, aking kapatid, malugod kong ipinapakilala sa iyo ang ating mga kasangga mula sa mundo ng mga tao. Si Manuel at ang dalawa niyang estudyante na sina Ruben at Ike. Lumapit kina Lolo Ike at Lolo Ruben si Haring Dumason at sinabing, ipikit niyo ang inyong mga mata. Kaya agad naman silang tumalima. Hinawakan sila sa balikat, sabay usal ng dasal. Ramdam raw nila Lolo Ike noon ang mainit na enerhiyang pumapasok sa katawan nila na dumadaloy mula sa kamay ng hari ng biringan. Noong matapos ang ritual ay laking gulat nila nang imulat ang kanilang mga mata dahil nakasuot na sila ng nagliliwanag na baluti sa katawan. Ayon pa kay Lolo Ike na ang baluting iyon ay ang pinakamalakas na baluti na maaaring maikarga sa isang tao. Kapag meron daw noon ay hindi magagawang masugatan ang pisikal na katawan ng taong nakasuot noon. Hindi pa nga sila nagiinit sa kwentuhan sa loob ay bigla nang tumunog ang turutot ng kaharian na ang ibig sabihin ay papalapit na ang mga paparating na kalaban. Mabilis naglabasan ng palasyo ang mga tauhan ng hari ng biringan at nagsagawa ng sarili nilang formation. Magkasabay naman na nagtungo sa entrada ng palasyo ang magkapatid na hari, pati na rin sila Mang Manuel, Lolo Ike at Lolo Ruben. Eh dahil naroon sa mataas na bahagi ng bundok ang kaharian, kaya tanaw nila sa ibaba ang mga paparating na itim na mga engkanto. Tila itim na mga langgam iyon na sumakop sa ibabang bahagi ng bundok. Narito na ang mga hinihintay natin! Wika pa ni Haring Argus. Umalis na rin agad ang kapatid nito at doon tumayo sa harapan ng kanyang mga sundalong dala. Agad na rin nagpalit ng kasuotan ng hari. Nakabaluti na rin iyon at may hawak na mahabang espada. Nagsalita naman si Lolo Ike. Tol, paano tayo? Saan tayo pupuesto? Sumagot naman si Mang Manuel. Gagawa din tayo ng sarili nating formation para hindi tayo makagulo sa mga kawal ng hari. Sa dami ng kalaban na iyan, kahit mamaya pa tayo lumaban ay hindi tayo mauubusan. Nakita nilang nakahawak na si Lolo Ruben sa kanyang ulo. Nagsalita namang muli si Mang Manuel. Sumasakit na naman ang ulo mo, Ruben? Oo, maestro. Nararamdaman ko ang itim na enerhiya ng mga kalabang engkanto. Kaya ako nag-aaganito. Huwag kang mag-alala. Minuto na lang ang hihintayin. Susugod na rin tayo. Tawagin nyo na ang inyong mga gabay para magkakasama na tayo sa pagdepensa. Umusal na ng orasyon nila ang magkapatid at ilang saglit lang ay naroon na ang kapre, ang tikbalang na may alagang aso, pati na ang diwata ng kalikasan. Pero ibang-iba ang itsura ng lahat sa mundong iyon. Ang gabay nilang kapre ay mas matipuno ang itsura, mas matangkad at hindi nakasabog ang buho. Nakatali iyon na halatang handa na para sa matinding labanan. Ang tikbalang naman ay nakasuot ng baluti at may dalang dalawang nagliliyab na espada. Ang aso naman ito ay mas lumaki
parang hindi na nga iyon aso dahil tila kasing laki na ng isang kalabaw. Ang diwata naman ng kalikasan ay balut ang katawan ng kasuotang balat ng hayop at may dala iyong tungkod na may karit ang dulo na nagliliyab. Ano? Kumpleto na tayo? Tanong pa ni Mang Manuel. Sumagot naman daw si Lolo Ike ng oo. Sige, hintayin nating maunang dumaluhong ang hukbo ng kaharian. Kung saan ang bahagi na kulang ang kawal ay doon tayo magtutungo para tumulong. Kailangan lang muna nating magmasid sa kanilang gagawing estratehiya para hindi tayo makasagabal. Nakita nilang naroon sa magkahiwalay na bahagi ang magkapatid na hari. Kumumpas ang Haring Argus, tapos nasundan ng pagtunog ng hudyat ng Toroto, na sinundan ng pagbitaw ng palaso ng kalahati ng mga sundalo. Pagtunog ng ikalawang Toroto ay kalahati naman ng sundalo ang nagpakawala ng kanilang palaso. Pero lahat ng binitawang palaso ay may apoy na ang dulo, kaya tila umulan ng apoy mula sa kalangitan ang itsura. Nakikita nilang marami sa mga kalaban sa ibaba ang tinamaan, pero walang kumikilos patras, lahat ay papasulong. Sumenyas na ang hari na buksan ang main entrance ng kaharian. Pagkabukas nga noon ay pinasugod na ang hukbo ng mga tikbalang na may dalang sibat. Pagkabato ng sibat ng mga iyon ay mano-manong tagaanan ng espada ang gamit. Ang dalawang hari ay nakamasid lang sa itaas sa nangyayaring labanan sa ibaba. Ilang saglit pa ay naglabasa na mula sa kakahuyan ang malalaking nilalang na tauhan ng mga itim na engkanto. Nakapaghumampas sa mga tauhan ng hari ay talagang nagtatalsikan ang mga iyon. Sumenyas ang hari na pasundan na agad ng dalawa pang pulutong ng mga sundalo, kaya bumaba na rin ang mahigit kalahati ng hukbo na nakaabang sa entrada. Mahal na hari! Maari na ba kaming sumugod? Sigaw pa ni Mang Manuel. Tumango ang hari sabay turo sa kaliwang bahagi kung saan manipis ang bilang ng kawal na naroon. Tara na! Gigil na sigaw pa ni Mang Manuel, kaya sabay-sabay nang nagsitungo sa kaliwang bahagi ang grupo nila Lolo Ruben at kanilang mga gabay. Halos kararating pa lang nila sa bahaging iyon ay tila mga langgam lang na kumalat doon ang mga kakaibang uri ng itim na engkanto. Wala iyong mga suot na pangitaas at sobrang papayat na makikita na ang mga buto sa tadyang, pero matatangkad at malalakas. Kaya maingat sila sa kanilang pakikipaglaban. Malaking tulong ang gamit ng diwata ng kalikasan na mahabang kahoy na may karit ang dulo. Dahil kapag nasasabitan noon ang mahabang liig ng mga engkantong payat, ay talagang hiwalay agad ang ulo. Kung ang grupo ni Lolo Ruben ay lumalaban ng buong tapang at kaseryosohan, ang mga payat na engkanto naman ay tila tumatawa pa, at sa tuwing bubuga ng hangin sa bibig ay nagpapakawala iyon ng itim na uso at walang natatakot na mamatay. Lahat ng binabangga ng mga asong kanilang kakampi at kinakagat sa binti ay tila nababasag na itim na uso. Ang kapre naman ay may hawak na malaking kahoy at hinahampas lahat ng madadaan ng kumpul ng kalaban. Narinig nila ang muling pagtunog ng torotot, kaya napalingon sila sa itaas para alamin ang ibig sabihin noon. Iyon pala
ay sumugod na rin pababa ang magkapatid na hari. Babala iyon sa mga tauhan para alalayan ang mga hari nila. Gaya ng mga pangkaraniwang digmaan ng mga tao, kapag nakikitang nasa labas na ang hari, ay iyon din ang unang pinupuntirya para mawalan ng lakas ng loob ang mga tauhan. Kaya biglang dumami ang mga itim na engkantong nakapaligid kay Haring Argus at sa kapatid nitong si Haring Dumason. Pero tila mga heneral lang hukbo kung lumaban ang dalawang hari. Dahil sa bilis ng mga ito kumilos at kung umatake ay isahan lang at binabawian agad ng buhay ang kaharap ng mga engkanto. Mula sa kalangitan ay biglang naglipa na ang mga engkantong may hawak na pana at palaso na nakasakay sa malalaking ibon na buitre. Kaya mabilis nagpalabas ng pananggalang ang lahat bilang depensa sa pumapana mula sa himpapawid. Sumenyas ang hari sa itaas at agad may mga kawal ang hari na sumakay sa malalaking ibong agila upang tugisin naman ang mga kalabang nakasakay sa mga buitre. Inutusan ng hari ang mga tauhan na tulungan ang mga nasa baba pabanda dahil mas marami pa ang kalaban doon. Pero tila nagdadalawang isip ang mga sundalo na iwan ang dalawang hari. Si Mang Manuel na ang nagsalita at sinabing sila na ang bahala sa hari. Kaya habang nakikipaglaban si Lolo Ike at Mang Manuel ay panay ang atras nila papalapit kay Haring Argus para tulungan ito na depensahan. Kahit nga iyong mga dumadaang buwitre sa itaas ay nagagawang masabitan ni Lolo Ike sa liig ng kanyang latigo dahil tila may sarili iyong buhay na humahaba para maabot kahit pa ang medyo malayo na. Tuloy-tuloy ang mabangis na labanan ng mga mabubuting engkanto at masasamang engkanto nagpapalaganap ng gulo sa kabilang mundo. Kahit matindi kung lumaban ang mga tauhan ng kaharian ay tila hindi naman nauubos ang mga itim na engkantong lumalabas mula sa makapal na kagubatan sa ibaba ng bundok. Kaya nauubusan na rin ng lakas ang mga kawal sa pakikipaglaban. Nakikita nila Lolo Ike at Mang Manuel na numinipis na ang bilang ng mga tauhan ng kaharian. Samantala ang mga engkanto sa ibaba ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag at pagpasulong na atake. Hanggang ilan sa mga sundalo ang nakikita nilang pinuputulan na lang ng ulo ng mga kalaban habang nagsisisigaw at tawa ng tawa ang mga iyon. Makikita na rin sa mukha ng dalawang hari na nawawala na rin sila ng pag-asang manalo sa laban dahil manipis na ang kanilang bilang. Habang tumatagal ang labanan ng magkabilang panig, ay hindi na maitatanggi na masyado ng marami ang nalalagas sa mga kawal ng kaharian. Kahit pa sabihing magagaling at may angking kapangyarihan din naman ang mga tauhan ng dalawang magkasanib na puwersa ng hari, maging ang Haring Argus ay napapansin na rin ang pagiging tagilid nila sa laban. Kaya nag-utos iyon sa mga tauhan na umatras na ng pwesto para kahit papaano ay natitipon ang mga natitirang tauhan. Habang umaatras ang mga tauhan ng kaharian ay biglang nagkaroon ng malakas na hangin sa pagitan ng dalawang panig na nasasabayan ng sunod-sunod na pagkulog at pagkidlat. Tila biglang nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa gitna ng labanan. Saglit na nahintuan ang mga naglalaban at napaataras din ang mga itim na engkanto. Dahil sa tuwing may matatamaan ng malakas na kidlat, ay natutupok ang mga ito.
hanggang sa nagkaroon ng ipo-ipo sa gitna. Nagkaroon din ng liwanag na tila galing sa isang pintuan. Habang nakatingin ang lahat sa nagliliwanag na bahagi ng ipo-ipo, ay biglang may naglabas ang mga tao. Sa kanilang anyo mula ulo hanggang paa, ay halatang mga normal silang tao na galing sa mundo ng mga tao din. Pero base sa kanilang kasuotan at hawak na tungkod, ay masasabing hindi sila nalalayo sa itsura ni Mang Manuel. Noong makita naman iyon ni Mang Manuel, ay agad na pangiti ang matanda. Dahil ang mga taong iyon ay ang mga antingerong matagal nang naninirahan sa mundo ng mga engkanto na kanyang inanyayahan para sa digmaang iyon. Ilang saglit pa ay meron na namang lagusan na nagbukas at meron uling naglabas ang mga tao. Sila naman ang mga antingerong kasalukuyang naninirahan pa sa mundo ng mga tao at kabilang sa pangkat ni Mang Manuel na galing pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Noong makalabas na ang lahat, ay biglang nagbitaw ng hudyat ang mga taga-kampo ng Itim na Engkanto para muling ipagpatuloy ang labanan. Tumango lang ang mga antingero kay Mang Manuel at sa hari, saka sumalubong na sa mga papalapit na kalaban. Kanya-kanyang labas ang mga iyon ng kani-kanilang mga natatanging sandata at mga gabay. Nagpatuloy na nga ang labanan ng dalawang panig. Pero sa pagkakataong iyon ay nagkaroon na muli ng pag-asa si Haring Argus dahil sa kakaibang tapang na ipinapakita ng mga bagong dating na mga antingero. May mga antingerong nagagawang magpayanig ng lupa sa bahagi ng kinakatayuan ng mga kalaban. Meron ding mga nagbabato ng apoy, kidlat at ipo-ipo na may apoy sa loob. Kaya naman natutupok din ang lahat ng madadaanan noon. Isa ring antingero ang kayang magpalabas ng bulang apoy sa kanyang tungkod sa pamamagitan lang ng paggumpas noon. Dahil sa pagkaunti ng bilang ng kawal ng hari, kaya nagpalit sila ng paraan ng pakikipaglaban. Lima-lima sa bawat grupo na may kanya-kanyang ginagampan ng parte. Para kahit malaki ang kalaban, ay walang masasawi sa bawat grupo. May isang matandang antingero ang lumapit sa kinaroroonan nila Lolo Ike at Mang Manuel na nagwika ng, "Ermitanyong Manuel, ipagpaumanhin mo ang pagkaantala ng dating namin. Natagalan akong mahanap lahat ng mga antingero sa pangkat natin dahil ang iba ay nasa kanya-kanyang misyon din." Bago ko po ipagpatuloy, Sir Carl, ang kwentong ito ay gusto ko lang ipagpaumanhin dahil hindi ko pwedeng banggitin ang totoong pangalan noong antingerong iyon. Basta galing siya sa Masbate at kilala rin bilang isang magaling na manggagamot at antingero. Nabanggit na rin ang kwento ng buhay niya sa ibang mga sikat na channel. Kaya bilang respeto din sa kanila, kaya huwag na lang natin siyang pangalanan. Sinagot naman ni Mang Manuel ang antingerong iyon na ayos lang dahil hindi pa naman huli ang lahat sa kanilang pagdating. Sa katunayan ay tamang-tama lang din ang tiyempo ng kanilang pagdating sa digmaan. Muli iyong nagsalita. "Sige, ibalik na natin ang mga demonyong ito kung saang impyerno man sila nagmula." Sabay labas noon ng kanyang katamtamang haba na punyal. Pagkalabas lang ng punyal na iyon, ay tila bumigat ang pakiramdam sa paligid. Nagliyab din bigla iyon na parang kulay asul ang apoy. Noong makita iyon ng mga engkanto, ay sinugod na rin ang matandang iyon ng sabay-sabay.
Pero tila natutunaw ang katawan ng mga kalaban kapag nahihiwa ng punyal ng matanda. Si Lolo Ike naman ay patuloy lang sa kanyang ginagawang paghagupit ng latigo sa mga kalaban na nasa unahan. Kahit dalawa o tatlong nilalang ang nakakapitan ng latigo, ay nagagawa pa ring mahiwa noon. Kaya hindi rin siya makapaniwala sa naging lakas ng kapangyarihang tinaglay ng kanyang sandata. Napansin na rin ni Lolo Ike na kumukunti na ang bilang ng mga engkantong kalaban. Dahil hindi naman isa-isa kung makapatay ang mga dumating na antingero. Halimbawa na lamang yung ipo-ipo. Lahat ng madadaanan noon ay talagang nasusunog. Maging ang mga nagpapakawala ng sunod-sunod na kidlat ay maramihan din kung pumaslang. Habang nakatayo sa may itaas na bahagi si Lolo Ike, ay nakita niya ang isang malaking engkanto na nakaupo sa tila isang trono na dibuhat ng mga tauhan. Iyon daw nga siguro ang namumuno sa kabilang panig. Hinanap niya si Lolo Ruben dahil meron siyang naisip na plano. Pero ang problema, hindi niya naman iyon makita. Kaya kinausap niya na lang ito sa pamamagitan ng isip. Ruben, ako ito si Ike. Naririnig mo ba ako? Tara, samahan mo ako. Sugurin natin ang kinaroroonan ng pinuno ng mga engkanto sa kabilang panig. Mabigat ang depensa na nakapalibot sa kanya. Kailangan ko ang tulong mo. Bigla raw lumitaw sa harapan niya si Lolo Ruben na nanlulumahig sa dugo. Pero dugo iyon ng mga kalabang napaslang. Kasama rin ito ang tikbalang at aso, pati na ang kapre at diwata ng kalikasan. Ayun ang sinasabi kong pinuno oh. Turo pa ni Lolo Ike sa isang banda na hindi madaling makikita kung naroon ka rin sa ibaba dahil napapalibutan iyon ng mga malalaking engkantong tauhan noon. Ikaw ang sandata Ruben at ako ang kalasag mo. Wika pa raw ni Lolo Ike. Tumango naman daw si Lolo Ruben tapos itinarak ang kanyang itak sa lupa at lumuhod. Dumampot ng lupa at ikiniskis sa mga palad para matuyo ang mga dugo na naroon at mabawasan na rin ang dulas ng kamay. Tumingin iyon sa mga kasangga at tumango. Kahit sa ganung pag-uusap lang ay naiintindihan nila ang isa't isa. Muli na rin binunot ni Lolo Ike ang kanyang sandatang latigo. Pareho na rin silang nagbanggit ng orasyon para sa pagpapagana ng mahiwagang baluti na ibinigay sa kanila ng hari ng Biringan na si Haring Dumason. Agad ring nagliyab ang suot nilang baluti, pero hindi naman sila noon napapaso o nasusunog. Tumango na rin si Lolo Ruben kay Lolo Ike at sinabing, "Tara na!" At agad na iyong tumakbo ng mabilis. Agad na rin nag-orasyon si Lolo Ike sabay kumpas sa kinaroroonan ng trono ng pinuno. Malakas ang puwersang napakawala noon. Kahit pa may mga humarang ay nagtalsikan din. Nasundan din iyon ng tatlong malalaking guhit ng kidlat na tumama sa trono ng pinuno. Nawasak ang tronong iyon at ang mga nakapalibot na tauhan doon ay natupo. Ang iba naman ay tumalsi. Pero noong hanapin niya ang pinunong nakaupo doon ay wala na rin. Narinig nilang may nagsalita na isang boses na dumadagundong. May sinabi rin pala ang mga bisitang mortal na babaylan ng kaharian. Pero hindi yan uubra sa pinakamalakas naming sandatang inihanda. Sabay tawa noon ng malakas. Si Lolo Ruby naman ay abala sa pakikipaglaban sa mga engkantong nakapalibot doon sa kinakatayuan ng pinuno. Nang biglang lumitaw sa harapan niya ang pinunong iyon
sabay pakawala ng isang malakas na pag-atake gamit ng isang kulay itim na parang buto ng hayop na umuusok na kulay itim din. Nasalag naman iyon ni Lolo Ruben, pero sa lakas ng puwersa ay napaatras siya ng ilang hakbang. Muli iyong nawala at nakalipat agad sa likuran ng mga tauhan niya. Si Lolo Ike naman ay ipinagpatuloy lang ang pakikipaglaban sa mga engkantong naroon sa pamamagitan ng pagbitaw ng tigalpo sa hangin at pagwasiwas ng kanyang latigo. Pinalibutan ng mga tauhan ang pinuno, tapos kumumpas iyon sa hangin kasabay ng pagbigkas ng sariling orasyon, sabay inilapat na ang kamay sa lupa. Ilang saglit pa ay umuga ang buong lugar, maging ang lupang kinalalagyan ng palasyo. Masyadong malakas ang lindol na iyon. Akala ng lahat ay iyon lang yun, parte lang ng pagpapakawala ng kapangyarihan. Iyon pala ay may tinawag na isang malaking nilalang mula sa kailaliman ng lupa. Isa iyong malaking halimaw na may sungay na masasabing pwedeng matawag na demonyo ng kailaliman. Dahil sa itsura noon, umakyat iyon paitaas doon sa nalikhang biyak sa lupa. Maliban sa sungay na itim ay meron din iyong malapad na pakpak. Ang kamay naman ay tila may patulis na buto na nakausli na mukhang kanyang ginagamit na sandata. Noong tumawa iyon ng malakas ay lumabas sa bunganga ang itim na uso kasabay ng pagdaloy ng pulang nagbabagang likido na maihahalin tulad sa lava ng bulkan. Noong makita ng mga antingero na silang dalawa lang ni Lolo Ike at Lolo Ruben ang nasa harapan ng malaking halimaw na iyon, ay agad na rin silang naglapitan sa kinaruroonan ng dalawa. Kakaiba ang kapangyarihang taglay noong nilalang na umahon mula sa ilalim ng lupa. Dahil napakabigat sa pakiramdam na tila ba nanghihigop ng kapangyarihan ng mga nilalang na nasa paligid. Itinaas ni Lolo Ruben ang kanyang sandatang nagliliyab paturo doon sa malaking nilalang. Agad naman siyang napansin noon, kaya tumakbo na siya papasugod sa halimaw. Agad din siyang sinalubong ng ilang mga engkantong tauhan noon. Si Lolo Ike naman ay nakasunod na rin na tuloy-tuloy sa pagbabato ng tigalpo at pamako sa mga sumasalubong kay Lolo Ruben. Kaya kapag nasasalubong na iyon ni Lolo Ruben ng malapitan, ay madali na lang ang pagtaga sa mga nilalang na hindi na makagalaw dahil sa pamako. Mabilis na rin kumilos iyong matandang antingerong tagamasbati habang nakatutok pa itaas ang kanyang nagliliyab na punyal. Karamihan sa mga antingero ay doon na itinuon ang atensyon sa malaking nilalang. Dahil maliban sa matibay iyon, pinoprotektahan din ng marami pang engkantong tauhan. Sa sobrang taas ng antas ng itim na kapangyarihan ng malaking nilalang na iyon, kapag may nasisentrong antingero na kanyang inaatake, ay binabawian din agad ng buhay. Hindi nga rin nagtagal ay marami na sa mga antingero ang nalagas dahil sa malaking nilalang na iyon. Tinawag ni Lolo Ike si Lolo Ruben. Ruben, huwag kang basta-basta aatake. Sabay tayo. Kapag napuruhan ka niyan, tiyak din ang pagkasawi mo kagaya ng iba. Masyado yung malakas. Sumang-ayon naman si Lolo Ruben sa kanyang kapatid. Kaya sinunod niya ang plano nito na sabay nga silang lalapit. Pinagsanib nila ang pwersa ng kanilang baluti sa katawan at isinagad na ang kanilang poder sa proteksyon. Pagkalapit ay si Lolo Ruben ang umaatake. Kapag bumabato ng atake niya ang nilalang na iyon,
ay mabilis nagtatabi ang magkapatid para mas matibay ang kanilang depensa. Talagang nahihirapan sila pero hindi noon nababasag ang pinagsamang depensa ng dalawang baluting espiritual. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanila ang matandang antingerong tagamasbati. Isa rin iyong babaylan na tinatawag nilang Batukan. Iyon ang tawag sa mga sinaunang antingero na may mga tato na parang mga tuldok sa buong katawan at meron ding mga simbolo na pangproteksyon. Tinanong noon si Luluay kung kaya niya ba itong ikubli o lagyan ng mataas na antas ng tagabulag para makalapit iyon sa malaking nilalang. Sinabi naman daw ni Lolo Ike na oo, kaya niya dahil meron siyang mutya ng kuweba. Maitatago niya ang presensya noon pati na ang espiritual na aura para hindi maramdaman ang paglapit. Agad nang umusal ng orasyon si Lolo Ike at inihipan doon sa matanda. Noong hindi na iyon nakikita ay bigla na iyong sumugod sa likurang bahagi noong malaking nilalang, dala ang kanyang makapangyarihang punyal. Dahil sa hindi niya iyon nakikita, kaya walang kahirap-hirap noong natataga ang mga liig ng mga engkantong nakapalibot sa malaking nilalang. At naglalaglagan na lang ang mga ulo noon. Kinuha noong matanda ang kanyang kaingat-ingatang mutya na nakakwintas at inilagay ang kapangyarihan noon sa kanyang nagliliyab na punyal. Pagkaikot noon sa likuran ay tumalun ng mataas, sabay tarak noon sa likod ng halimaw. Kitang-kita ng lahat noong napaluhod ang malaking halimaw na iyon na animoy unti-unti nang nanghihina. Noong makita nilang magkapatid na napaluhod na iyong nilalang, ay biglang sumigaw si Lolo ay, "Ruben! Ngayon na!" Sabay turo sa nilalang, kaya pareho na silang lumapit. Ilang hakbang pa ang layo ni Lolo ay doon, ay agad niya nang inihataw ang latigo na kumapit sa liig ng halimaw na iyon at pilit na hinihila ng malakas. Habang kinakapitan din iyon ng halimaw para hindi maputol ang kanyang liig. Pagkalapit doon ni Lolo Ruben ay iniangat niya ang kanyang nagliliyab na itak at buong puwersa na rin itinaga sa liig ng nakapaluhod na nilalang. Hindi na iyon nagawa pang masalag ng halimaw kaya humiwalay na ang ulo noon sa katawan at gumulong. Agad dinampot ni Lolo Ruben ang ulo ng malaking nilalang at itinaas. "Hoy! Kayong mga alagad ng nilalang na ito! Patay na ang pinakamalakas niyong sandatang mandirigma! Pero maaari pa rin kayong manatili para malipol na rin namin kayong lahat!" Sabay inihagis iyon sa asong kasama ng tikbalang. Agad iyong sinalo ng aso at iwinawas-iwas habang inangat-ngat. Pagkakita noon ng karamihang mga itim na engkanto, ay biglang huminto ang mga iyon sa pag-atake, tapos tumakbo na papatras at nawala pagkarating sa makapal na kakahuyan. Nagsigawan naman ang mga kawal ng hari habang nakataas ang sandata na ang ibig sabihin na nanalo na sila sa digmaan. Agad inutusan ang lahat na magsibalik sa kaharian at dalhin lahat ng nasawi at mga sugatan para magamot. Nagpaalam na rin si Haring Dumaso ng Biringan na babalik na sa kanyang kaharian para maiuwi na rin ang mga sugatang tauhan. Nilapitan iyon ni Haring Argus at niyakap ang kapatid. "Haring Dumason, aking kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa iyo at sa mga tauhan mo sa pakikilahok sa digmaan ng aking kaharian. Kapag nagkaroon ka ng banta sa iyong kaharian, ay magpasabi ka lang agad at buong puwersa ko ang tutulong sa iyo."
Matapos magyakapan ng magkapatid, ay pumasok na ang mga iyon sa nagbukas na lagusan at naglaho. Nagtipon-tipon na rin ang mga natirang antingero na nagmula din sa kabilang mundo at mundo ng mga tao para magpaalam. Pinasalamatan din sila ni Haring Argus at nagsialis na. Tanging sina Lolo Ruben, Lolo Ike at Mang Manuel na lang ang naiwang panauhin doon. Baka sa mukha ni Mang Manuel ang kalungkutan dahil marami din sa mga antingerong kabilang sa kanyang pangkat ang nasawi sa labanan. Lumapit naman doon si Haring Argus at sinabing, "Manuel, huwag mong ikalungkot ang pagbanaw ng iyong mga kasama sa digmaan dahil lubos silang kinalulugdan ng ating amang lumikha dahil sa pagtatanggol ng kabutihan sa mundong ito at may magandang kapalaran ang naghihintay sa lahat ng kaluluwang pumanaw sa araw na ito. Hinihintay na ng mga anghel sa kalangitan ang kanilang pagdating." Ngumiti lang si Mang Manuel na halatang nanggigilid ang luha. May kinuhang supot si Haring Argus mula sa kanyang tagapagsilbi at iniabot iyon kay Mang Manuel. Kung hindi sila nagkakamali, ay ginto ang laman noon. "Manuel, dalhin mo ito pagbalik mo sa inyong mundo. Bigyan mo ang bawat pamilya ng mga nasawi mong kasamahan. Hindi iyan kabayaran, kundi tulong at pakikiramay ng aking kaharian sa kabayanihan nila. Utang ng kaharian ko sa mga namayapang antingero at mga nabubuhay pa na nakilahok sa digmaan ang pagpapatuloy ng mahabang kapayapaan dito, pati na rin sa inyong mundo. Humayo na kayo nang makapagpahinga na rin ng mabuti." Nagpasalamat naman doon si Mang Manuel at nagpaalam na saka lumapit sa nagbukas na lagusan pabalik sa mundo ng mga tao. Bago pumasok sa lagusan ay sinabi ni Mang Manuel sa dalawa, "Ruben, ay, mag-iingat kayo palagi ha, lalo na sa pagbalik nyo sa inyong lugar. Naway muling mag-cross ang ating mga landas. Ipagpatuloy nyo lang ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Paghandaan nyo rin ang pagsalakay sa inyo ng mga angka ng mangkukulam at asawa noong gabuna na pinatay nyo, na iparating sa akin ang aking mga gabay na pinaghahandaan ng mga iyon ang paghihiganti sa inyong dalawa. Magsabi lang kayo kung kailangan nyo ng tulong at darating kami." Tumango naman si Lolo Ruben at Lolo Ay, tapos nauna nang pumasok sa lagusan si Mang Manuel kasama ang kanyang mga gabay. Noong sila Lolo Ruben at Lolo Ike na lang ang naroon, ay tinawag sila ni Haring Argus. "Ruben, Ike, lumapit muna kayo dito sa akin." Pagkalapit ay binasbasan sila ng hari at sinabing, "Hanggat magkasangga kayong dalawa sa lahat ng digmaan, ay walang nilalang ang maaaring makatalo sa inyo. Magtiwala kayo sa isa't isa at manalig sa amang may likha ng lahat." Kasabay ng paghipan sa noo ng dalawa. "Sige na, humayo na rin kayong dalawa at bumalik na sa inyong mundo." Niyakap sila ng hari bago itinuro ang lagusan na kanilang pagpapasukan. Pagkapasok nila Lolo Ruben at Lolo Ike sa lagusan, ay muli na naman silang nawala ng malay. Katulad din noong nagtungo sila sa kabilang mundo. Noong sila'y magising, ay naroon sila sa isang ilog doon din sa kanilang lugar. Kaya nagsibango na ang dalawa at naglakad papauwi sa kanilang tahanan. Noong naroon na sila sa hindi kalayuan sa kanilang bahay, ay nakita nilang may nakasinding gasera sa loob.
Noong matapat sa bintana ay nakita nilang naroon ang kanilang ina, nakaupo mag-isa sa may hapagkainan. Pagkalapit sa pintuan ay kumatok ng ilang beses si Lolo Ike, sabay banggit ng pangalan ng kanilang ina para hindi iyon magulat. Diretso na rin kasing itinulak papabukas ang pintuan. Inay, bakit nandito kayo sa hapag? E oras na ng pahinga ngayon na. Agad daw napalingon ang kanilang ina at tumayo sabay yakap sa kanilang dalawang magkapatid. Matapos ang yakapan ay agad silang hinawakan pareho sa kanilang tenga at piningot ng sabay. Sabay sabing, "Saan na naman kayong dalawa nang galing ha? Ilang araw na kami nag-aalala sa inyo." Napapihit naman daw ang ulo nilang dalawa at napasabing, "Aray! Aray! Aray nay! Aray!" Tapos binitawan na sila ng kanilang ina. Si Lolo Ike naman daw ang sumagot, "Inay naman, parang ang tagal naming nawala ah, kung makapag-alala kayo. Eh kahapon lang ng gabi kami umalis eh." Sumabat din si Lolo Ruben, "Oo nga inay, tsaka hindi naman kami naglagalag lang, may misyon kaming pinuntahan." Sinagot naman sila ng kanilang ina sa inis na boses. "Anong kahapon ng gabi kayo umalis? Eh mahigit isang linggo na kami nakabalik ng itay nyo. Wala pa rin kayo." Nagkatinginan na lang daw silang magkapatid at naisip na oo nga pala. Iba ang oras sa kabilang mundo. Muling nagsalita si Lolo Ruben. Nay, nasaan nga po pala si tatay? Sumagot naman ang kanilang ina. Naroon sa silid. Nagpapahinga na. Ilang araw na iyong masama ang pakiramdam. Agad namang nagtungo ang dalawa sa loob ng silid. Nakita nilang naroon ang kanilang ama na nagising na lang din dahil sa ingay ng kanilang pag-uusap. Itay, kumusta po ang pakiramdam nyo? Sumagot naman daw ang kanilang ama at sinabing habang tumatagal ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Agad naman daw kinuha ni Lolo Ike ang kamay ng ama at pinulsuhan. Ilang saglit lang ay napabulalas si Lolo Ike. "Lintik, Kuya Ruben! Kinulam si tatay! At hindi ito basta-basta mangkukulam! Inuunti-unti lang si tatay!" Sumagot naman daw si Lolo Ruben. "Sige, lagyan mo na lang muna ng protection si tatay. Maglalagay lang din ako ng pangontra at protection sa paligid ng bahay natin." Agad na nga nila iyong ginawa. Matapos makapaglagay ng proteksyon, ay nagpahinga na din muna ang magkapatid. Hating gabi na rin kasi noon at pagod din sila sa kanilang mahabang pakikipaglaban sa digmaan ng mga engkanto sa kabilang mundo. Ang plano nila ay hahanapin na lang kinabukasan ang gumawa ng kulam. Dahil hindi rin naman madaling magpagaling ng kinulam kapag kaanak din mismo, magulang o anak ng manggagamot ang biktima. Naging tahimik din naman ang buong magdamag na lumipas. Kinabukasan, habang nagkakape ang dalawa sa hapagkainan kasama ang kanilang ina, ay nakaramdam sila ng mabigat na presensya. Malakas iyon na kapangyarihang itim at mukhang hindi nanggagaling sa iisang tao o nilalang lamang. Kaya agad silang tumayo at lumabas upang hanapin ang pinanggagalingan noon. Pagkalabas ay laking gulat nila nang makitang may grupo ng mga taong nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. May matatanda at meron din namang mga nasa katamtamang edad. Pero lahat ay masasabing mas matanda sa kanilang dalawa. "Sino kayo? At bakit kayo narito?" Tanong pa ni Lolo Ruben. Sumagot naman ang isang matanda na nasa may bandang gitna ng tumpok ng grupo. "Narito na pala ang magkapatid na manggagamot na pumaslang sa aking apo at sa asawa niya." Sumagot naman daw si Lolo Ruben. "Sinong apo?
Iyon bang babaeng mangkukulam at ang asawa niyang gabunan ang tinutukoy niyo? Hindi iyon sinagot ng diretso ng matanda at sinabing, "Mali kayo ng binangga, mga bata! Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang angkan ng inyong pinaslang. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran niyo iyon ng buhay at makukuha namin ang hustisya." Sinagot naman iyon ni Lolo Ike, "Wala kaming kasalanan sa pagkamatay ng anak niyo. Naminsala siya ng mga inosenteng tao dito sa baryo namin. At ang asawa niya namang gabunan ay kusang sumugo dito sa bahay namin. Dala ang isang barangay na tauhang aswang. Pinoprotektahan lang namin ang mga inosente at walang kakayang ipagtanggol ang sarili." Sumagot naman daw ang matanda, "Mas matagal lang narito ang angka namin sa bayang ito. Kami ang mas may karapatan dito. Kami ang masusunod kung ano ang tama at mali at walang makakapigil sa kung anong gusto naming gawin." Sumagot naman si Lolo Ruben na nagsisimula nang sumakit ang ulo at gusto nang pumaslang ng mga mangkukulam. "E di kung hindi talaga kayo magpapareglo, e di simulan na natin ang singilan na sinasabi nyo." Sabay usal noon ng orasyon, ibinuga sa kamay at itinapik sa dibdib. Itinaas na nito ang kanyang proteksyon at bakod para maging handa na sa laban. Natatawa naman na nagsalita ang matanda. "Oh, teka! Relax ka lang, iho! Hindi pa ito ang oras ng ating pagtutuos. Nagpunta lang kami dito para bigyan kayo ng babala at mapaghandaan nyo rin ang pagdating ng oras ng ating pagtutuos. Huwag kayong mainip. Darating ang tamang oras nyo, abangan nyo lang dahil siguradong maniningil kami." Wika pa ng matanda, sabay isa-isa nang nag-alisan ang lahat. Ilang araw pa ang nagdaan at hindi pa rin nila nagagamot ang kanilang ama. Lumalala na rin ang kondisyon nito. Kaya naman, inutusan na nila ang kanilang mga kasanggang gabay na alamin kung ang matandang pinuno ng mga mangkukulam ba ang may gawa ng pangkukulam sa kanilang ama. Matapos ng isang gabing pagsisiyasat ay napag-alaman nilang isa sa mga kaanak lang ng matandang huklubang iyon ang gumawa ng pangkukulam. Kaya naman, iniutos na nila sa mga gabay na paslangin ang mangkukulam na iyon ng palihim para hindi agad makapaglagay ng bagong kulam ang iba pang mga kaanak noon. Pagkapaslang nga lang ng mga gabay sa kumulam sa kanilang ama, ay agad nila iyong ginamot at nilagyan ng matibay na proteksyon para hindi na muling matablan ng kulam. Ganon din ang kanilang ina. Inihanda na rin nila ang kanilang sarili para sa parating na pagtutuos dahil alam nila na kapag nalaman ng pangkat ng mangkukulam na muli na naman silang nalagasan ng kaanak ay agad na iyon magdideklara ng digmaan laban sa kanilang dalawa. Kinagabihan lang noong mapatay nila ang kumulam sa kanilang ama ay agad na nilang naramdaman ang presensya ng mga mangkukulam sa paligid. Sari-saring nila lang din ang nagpapaikot-ikot sa kanilang bakuran na tiyak nilang mga tauhan ng huklubang iyon. Kaya naman, panay na ang pagsasagawa ni Lolo Ike ng palipadhangin na ibinabato sa lahat ng nararamdaman niyang elemento sa paligid. Tinawag na nila ang lahat ng kanilang gabay at pinag-usapan ang mga kakayahan na meron ang pinunong hukluban. Ang sabi naman ng mga gabay nila na matagal na nga raw iyong nabubuhay at hindi na rin bababa sa 100 ang edad noon. Pero dahil sa mga tinaglay na itim na kapangyarihan, kaya napapanatili pa rin buhay at malakas. Ilang saglit pa ng kanilang pag-uusap ay nagulat sila nang biglang lumitaw sa loob ng kanilang bakuran ang kanilang kasangga na isang malakas na nilalang.
at walang iba kundi si Haring Argus. Gulat na gulat ang dalawa dahil hindi naman nila iyon pinadalhan ng mensahe ng paghingi ng tulong. Mapagpalang araw sa inyong dalawa, aking mga kaibigan! Wika pa ni Haring Argus. Yumuko naman ang dalawa. Magandang araw din, mahal na Haring Argus. Bakit nga pala kayo narito? Nagtatakang tanong pa ni Luluay. Kayong dalawa ha, kung hindi ako nagkakamali, ay alam nyo kung gaano kalakas ang pinunong hukluban na gustong pumatay sa inyo. At napakarami pa noong tauhan namang kukulam, tikbalang at sigbin. Pero hindi kayo humingi ng tulong sa kahit kanino. Magpapakamatay ba kayo? Nagulat naman ang dalawa sa narinig. Ha? Meron silang mga gabay na tikbalang? Sumagot naman si Haring Argus. Hindi gabay, kundi alipin. Hawak nila ang mga iyon sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. Kaya ginagawa ng mga tikbalang ang anumang ipag-utos sa kanila. Heto, ipahid nyo sa inyong katawan. Pati na rin ang inyong mga magulang ay bigyan nyo para hindi kayo tabla ng malakas na palipadhangin na magmumula sa huklubang iyon. Bilisan nyo na! Paparating na sila! Sabay abot ng hari ng isang bote na may lamang langis na tila nagliliwanag sa loob. Maya-maya lang ay naramdaman na nila ang kakaibang ihip ng hangin sa labas ng kanilang bakuran. Maging ang mga puno ay napapasayaw na ang mga dahon at ang puno ng kawayan sa kalapit ay humahalik na rin sa lupa. Bilisan nyo na riyan! Narito na ang mga panauhin nyo! Wika pa ni Haring Argus na mag-isang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Pagkalabas nila Lolo Ike at Lolo Ruben sa kanilang bahay, ay nakita nilang naroon na sa unahan ang pangkat ng mangkukulam, kasama ang mga alagang sigbin. Marami din sa mga mangkukulam na naroon ang matatanda na, nahalatang may itinatagong malakas na kapangyarihan. Naroon sa may bandang likuran ang pinunong hukluban na nakatayo habang katabi nito ang isang malaking tikbalang na mambabakas ang maraming peklat sa katawan. Natanda na marami na itong pinagdaanan na matinding laban. Dahil sa pagtindi ng tensyon ng magkabilang panig, ay agad namang nagpulasan ang mga naninirahang nilalang sa paligid na walang kinalaman sa away. Dahil tiyak din ang kanilang kamatayan kung matatamaan sila ng mga ligaw na palipadhangin na nagkalat sa lugar. Nagsalita ang pinunong hukluban. Mukhang malakas pala kayong magkapatid at may malalakas din kayong mga gabay. Kaya pala nagawa niyong mapaslang nang walang kahirap-hirap ang anak ko. Pati na ang pangkat ng asawa niyang gabunan. Sinagot naman iyon ni Lolo Ruben. Pasensyahan tayo tanda. Kahit gaano pa kayo karami at kalakas, ay hindi nyo kami mapapasuko basta-basta. Responsibilidad naming protektahan ang mga mamamayan sa baryong aming sinilangan. Habang nag-uusap, ay unti-unting lumalapit ang mga tauhan ng hukluban. Iyon yung mga mas batang mangkukulam. Nang biglang lumitaw ang lahat ng mga kasangga nila Lolo Ruben at tumabi na sa kanila. Napaatras naman ang mga mangkukulam na lumapit, lalo na noong lumitaw na rin sa tabi nila si Haring Argus. Mukhang hindi bagay ang itsura ko dito ah! Wika pa ng hari, tapos biglang nagliwanag iyon at unti-unting nagbago ang anyo. Mula sa pagiging tikbalang ay naging anyong tao iyon na may malaking katawan na nakasuot ng nagliliwanag na baluti at may hawak na nag-aapoy na espada. Kahit ang mga damo sa kinakatayuan nito ay nasusunog dahil sa apoy na inilalabas ng katawan. Maging sila Lolo Ike at Lolo Ruben
ay namangha sa kanilang nakita. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita nila si Haring Argus na nasa anyong tao. Maghanda na rin kayo nang maumpisahan na natin ang digmaan. Wika pa sa kanila ni Haring Argus. Kaya naman, kanya-kanyang usal na ang dalawa ng orasyon para sa poder, proteksyon at baluti. Nagulat si Lolo Ike noong makita ang mga batang mangkukulam ay nagpalit din ng anyo at naging mga aswang. Kumumpas iyon paturo sa kanila, kasabay ng paglabasan ng mga sigbin mula sa masukal na bahagi. Mabilis na binunot ni Lolo Ruben ang kanyang itak at sinalubong na ang mga kalaban sa labas ng bakuran. Gaya ng normal nilang estilo, ay nakasunod lang si Lolo Ike at nagbabato ng tigalpo at pamako sa hangin. Kaya naman, hindi na makagalaw ang karamihan ng mga makakasalubong kay Lolo Ruben. Magkakasabay na ring lumusob sa mga aswang na naroon sa matandang mangkukulam, sina Haring Argus at mga gabay ng magkapatid na kapre, tikbalang na may kasamang aso at ang diwata ng kalikasan na may dalang kahoy na may karit ang dulo. Hindi inakala ni Lolo Ruben na sobrang dami pa pala ng tauhan noong hukluban na darating. Kaya naman, naging sobrang abala ang lahat sa pakikipaglaban. Maging ang kapre ay pinotakti sa dami ng sigbin na kumakagat sa katawan nito pati sa mga braso. Hawak naman ng kapre ang isang malaking sanga ng puno na pinaghahampas sa mga sigbin na animoy nagpapaalis ng lamo. Kapag nasisentro naman ang mga sigbin sa malakas na hambalos ng kapre, ay agad ring binabawian ang buhay. Si Haring Argus naman ay pinagtutulungan din ng maraming aswang, kasabay ng pagbaturin ng ibang mangkukulam ng kanilang tigalpo para mapabagal ang kilos ng hari. Pero dahil sa bilis nitong kumilos, kaya naman, hindi na rin natatamaan ang tigalpo at pamako na binabato naman ng mga mangkukulam. Habang nagpapatuloy ang mabangis na labanan, ay nagsasagawa naman ng kung anong orasyon ang pinunong hukluban. Ilang sandali pa ay nagsidatingan ang iba't ibang insekto na umatake sa grupo nila Lolo Ruben. Dumating din ang hindi mabilang na mga paniki at mga uwak na diretsyong umaatake sa kanila. Dahil sa kakasalag sa mga insekto, paniki at uwak, kaya naman, nagawa na rin silang mapinsala ng mga kalabang aswang. May mga tigalpo na rin ang mga mangkukulam na tumatama sa kanila na sadyang nakakapanghina. Tawa naman ang tawa ang pinunong hukluban habang nanonood lang sa laban. Kumumpas uli sa itaas ang matanda at nagkumpulan sa itaas ang maitim na ulap, kaya naman dumilim ang paligid dahil natakpan noon ang liwanag ng buwan. Muling umusal ng orasyon ang pinunong hukluban, tapos may lumitaw na tatlong malalaking tikbalang, maliban pa sa isang naroon na nakabantay sa kanyang tabi. Pagkakita doon ni Haring Argus, ay muli itong nag-usal ng orasyon na nagpaliyab sa suot nitong baluti, na diretsyong umatake sa kinaroroonan ng pinunong hukluban. Agad namang nagkaroon ng nagliliyab na baluti ang tatlong mga tikbalang na naroon sa panig ng kalaban at mabilis lumusob kay Haring Argus. Kahit pa nag-uumapaw ang kapangyarihang taglay ni Haring Argus, ay nagawa pa rin iyong masalag noong malaking tikbalang na sumalubong sa kanya gamit ang isang uri ng makapal na panangga na may lumalabas na usok na itim. Ngumiti pa iyon sa hari, sabay ganti ng atake, gamit ang isang malaking espadang itim. Agad naman iyong sinalag ni Haring Argus, gamit din ang kanyang gintong pananggalang. Pero halatang nahihirapan iyon dahil kailangan pa noon
na itukod ang mga paa habang nakasandal sa balikat ang panangga. Agad lumusob sa kinaruroonan ni Haring Argus ang gabay na tikbalang ni Lolo Ruben kasama ang alaga noong aso. Nakita kasi nila na habang nakasalag si Haring Argus sa atake ng isang tikbalang na kalaban, ay papasugod na rin ang isa pa at maaari noong matamaan ng hari dahil naroon ang atensyon noon sa pagsalag sa atake ng isang malakas na kaharap. Maging si Lolo Ruben ay lumapit na rin para sumaklolo dahil halatang mas ibayo pa ang lakas noong mga bagong dating na tikbalang ng kalaban. Maging ang panig ng kalaban ay nagtutulungan din sa pamamagitan ng pagbato ng proteksyon ng mga mangkukulam sa kanilang mga kasama na nasa anyong aswang. Si Lolo Ike naman ay nahihirapan na sa sunod-sunod na pagbato ng tigalpo sa hangin, pati na ang paghataw ng latigo sa mga lumilipad na aswang sa ere. Dahil kahit nababawasan ang mga iyon, ay parang tuloy-tuloy naman ang pagdami. Dahil sa malalakas at madami ang kalaban, kaya naman nakikita ni Lolo Ike na sugatan na rin ang kanilang mga kasamang gabay at unti-unti na rin nanghihina dahil sa lason na meron ang mga kuko ng mga aswang nakaharap. Tanging si Lolo Ruby na lang at Haring Argus ang nakakasabay sa labanan. Nagsimula ng kabahan si Lolo Ike dahil nakita niyang ilang saglit na lang din ang itatagal ng kanilang mga gabay. Samantalang ang mga kalaban ay hindi pa yata nangangalahati ang nababawas. Hanggang sa ilang saglit ay biglang yumanig ang lupa at nagkaroon ng isang maliwanag na lagusan. Iniluwa noon si Mang Manuel kasama ang kanyang pangkat ng mga antingero na bihasa sa pakikipaglaban. Kasama rin noon ang mga binatang antingero na kanyang mga bagong mag-aaral sa pagiging albularyo. Ay, nahuli na ba kami ng dating? Tanong pa ni Mang Manuel. Nakangiti naman na sumagot si Lolo Ay. Tamang-tama lang po ang dating nyo, Mang Manuel. Pagkakita naman noong pinunong hukluban na maraming dumating na tulong, ay bigla iyong kumumpas sa itaas. At mula doon sa itim na ulap sa ibabaw, ay biglang lumitaw ang tatlong malalaking kidlat na direktang tatama sa lagusan. Agad namang itinaas ni Mang Manuel ang kanyang tungkod at may binanggit na orasyon. Saka nagkaroon ng espiritual na panangga sa itaas na sumalag doon sa gitna. Abay tampalasang nilalang! Hindi pa nga kami nakahanda! Umaatake na agad! Dahil sa pananggang iyon, kaya naman, hindi nakatago sa kanila ang kidlat. Agad na rin namang nagsara ang lagusan noong makalabas na lahat ng mga kasama ni Mang Manuel. Pasensya na kayo, Ike, ha! Natagalan ang aming pagdating. Abala din kasi sa kanya-kanyang gawain ang lahat ng mga kabilang sa pangkat ko. Patuloy din kasi ang pananalasa ng maraming aswang at mangkukulam sa maraming probinsya, lalo na doon sa Masbate. Kakasabi lang din sa akin ang gabay ko na nasa panganib daw ang buhay nyo. Ayos lang po yun, Mang Manuel. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Sagot pa ni Lolo Ay. Kasama sa mga antingerong dumating ay ang kilalang antingero ng Masbate na isang batukan. Pagkakita noon sa pinunong hukluban ay nagsalita agad iyon sa malakas na boses. Sa dami ng nalipol namin ng mga angkan ng hukluban sa nakalipas na panahon ay hindi ko inakalang may isa pa palang naiwan at nandito ka lang pala sa rumblo nagtatago. Dahan-dahan noong hinugot ang kanyang latigong buntot ng pagi, sabay inihampas sa lupa. Tila isang buhay na bagay ang latigong iyon dahil gumagalaw-galaw pa
kasabay ng pagtubo ng matutulis na tinik doon. Ang bawat tinik daw noon ay nagtataglay ng kakaibang lason na mapaminsala sa mga nilalang ng dilim at mga engkanto, na kahit ang maguhitan lang noon kaunti ay agad ikamamatay ng isang nilalang. Nagpatuloy na nga ang labanan. Abala ang lahat ng mga antingerong dumating sa pakikipaglaban doon sa mga nilalang na nasaan yung aswang. Ang iba naman ay nasaan yung tao pa rin, pero tuloy-tuloy sa pagbato ng malalakas na tigalpo papunta sa panig nila Lolo Ruben, at patuloy naman iyong sinasangga ng mga bagong dating na antingero. Naglakad papunta sa kinakatayuan noong pinunong hukluban ang antingerong batukan na tagamasbati. Sinabi noon, "Ruben, ipaubaya mo na sa akin ang laban na ito. Matagal nang nagsimula ang labanan namin ng huklubang yan. Marami na siyang pinaslang ng mga mabubuting kaibigan at mga antingero. Biglayang nawala sa labanan, kaya hindi ko na nagawa pang masingil sa mga buhay na inutang niya. Kaya sa aming dalawa ang duelong ito. Harapin niyo na lang muna ang ibang kalaban. Marami na rin pala itong nahikayat sa kanyang pangkat." Pagkatayo noong antingerong batukan sa may harapan, ay naghubad iyon ang pangitaas na damit para humanda na sa laban. Doon na nga tumambad sa kanila ang katawan nito na punong-puno ng tato. May mga orasyon, buhay na salita, at mga simbolong nakasulat. Ayon pa kay Lolo Ike, na hindi rin nila tinangkang basahin ang mga salitang naroon dahil masyado daw iyong mapanganib. Ang iba kasi doon ay maaaring makatawag ng mga malalakas na uri ng nilalang. Kapag isa kang albularyo o antingero sa panig ng kaliwa, ay maaari mong matawag ang malalakas na nilalang ng dilim. Nagsimula na ang antingerong batukan sa kanyang pag-uurasyon para sa kakaharaping espiritual na kumbati. Ayon pa nga kay Lolo Ike, na noon pa lang siya nakakita ng nag-urasyon ng iba't iba sa paraang napakabilis. Ilang saglit lang ay nagkaroon na iyon ng baluti sa katawan. Kumalas na rin ang latigong nakapulupot sa katawan na nagliliwanag, at unti-unting umuusbong sa dulo noong latigo ang mga matatalas na tinig na nagtataglay ng lason para sa mga espiritual na nilalang, pati na mga nasa panig ng kaliwa. May ilang mga nilalang pa ang sumugod sa antingerong iyon na gustong sumubok sa kanyang kakayahan. Pero isang hataw lang noon ng kanyang latigo paguhit sa gitna, ay ilan agad sa mga nilalang ang napaliyab at mabilis na naabo. Nagsiatras naman ang iba na hindi inabot, na nagtangka sanang lumapit. Kumilos naman ang dalawang tikbalang papasugod sa antingerong iyon, pero bago pa sila makarating ay nawala naman iyon bigla. Nagpalinga-linga pa sila sa paligid. Noong muling lumitaw ang antingero, ay nakasakal na iyon sa isang tikbalang at naihataw na rin sa isa pang tikbalang ang kanyang latigo. Kaya pagkahila noon ng malakas, ay nahati sa dalawa ang tikbalang sabay nagliyab. Nagpumilit pa daw sa pagpiglas ang tikbalang na sinakal, pero noong idiin na ng antingero ang kanyang kamay sabay nagliyab, ay isang naghihingalong tunog na lang ang maririnig mula sa tikbalang na iyon, at kinain na rin ng apoy ang buong katawan. Sobrang napahanga daw talaga si Lolo Ike sa kanyang natunghayan. Dahil ilang minuto lang ang lumipas, ay dalawang malalakas na tikbalang na agad ang napatay noon nang walang kahirap-hirap. Noong makita ng isang malaking tikbalang ang nangyari sa kanyang mga kasama, sa kamay ng antingerong batukan ay dahan-dahan iyong umatras papunta sa huklubang kanyang pinaglilingkuran, kasama
ng iba pang mga umatras na mangkukulam. Nagsalita ang pinunong hukluban at sinabing, "Isa kang malakas na nilalang ng kabilang mundo! Eh bakit natatakot kang lumaban sa isang antingerong mortal na tao? Kapag hindi ka lumaban, ay mamamatay ang iyong asawa at anak. Hawak ko sa aking kamay ang buhay nila, baka nakakalimutan mo." Dahil naroon lang sa malapit si Haring Argus na hari ng mga tikbalang sa kabilang mundo, kaya naman narinig niya ang sinabi noong pinunong hukluban. Lumapit ito sa antingerong batukan at nakiusap. "Kaibigan, ipaubaya mo na sa akin ang natirang tikbalang na iyan dahil maaari ko pa yung mailigtas. Hawak lang ng huklubang iyan ang buhay ng pamilya niya kaya siya nagiging sunod-sunuran." Tumango naman daw ang antingero. Hindi niya na muna itinuloy ang duelong kanyang hinangad sa pagitan nila noong pinunong hukluban dahil baka madamay sa pagkasawi ang lahat ng hawak noon na napasa ilalim sa kanyang itim na kapangyarihan. Hinarap na lang ng antingerong batukan ang iba pang mga kalaban. Agad nilusob na ng malaking tikbalang si Haring Argus noong makitang papalapit na ito sa huklubang kanyang pinagsisilbihan. Mabilis na kumilos si Haring Argus. Nag-usal siya ng orasyon at hinipan sa kamay. Pagkasalubong nila ng malaking tikbalang na iyon, ay mabilis niya lang inilagan ang atake sabay tapik ng kanyang kamay sa batok noon. May orasyon iyon para magkaroon siya ng koneksyon sa tikbalang. Makakausap niya ang tikbalang na iyon sa pamamagitan lang ng kanyang isip nang hindi mahalata ng kahit sino man. Noong magkalihis na sila, ay kinausap ni Haring Argus sa isipan ang tikbalang. "Hoy, tikbalang! Ako ito, ang iyong hari, si Haring Argus. Bakit ka nagpapaalipin sa kampo ng kadiliman na iyan?" Sumagot naman daw iyon. "Patawad, mahal na hari. Wala akong ibang mapagpipilian dahil hawak niya ang aking pamilya. At may nakabaon din sa batok ko na mutya na kumukontrol ngayon sa aking katawan. Kaya kahit hindi ko man gustuhin, ay kusang gagalaw ang katawan ko para labanan ka." Sumagot naman si Haring Argus. "Huwag kang mag-alala, matutulungan kita. Sige, sugurin mo lang ako at siguraduhin mailalapat ko ang aking kamay sa iyong batok. Bubunutin ko ang nakatanim na mutya dyan para mawala ang kontrol niya sa katawan mo." Muli nang pumorma para maglaban si Haring Argus at iyong tikbalang. Pagkasalubong nila, ay kunyaring sumuntok ang tikbalang sa gilid ng hari para mapunta siya sa posisyong nakapayuko. Pagkalihis ni Haring Argus, ay agad niyang hinawi ang buhok noon sabay sakal sa liig habang binubunot ang mutya. Pagkabunot noon ay sinabi niyang, "Papatumbahin kita ha, pero huwag ka nang gumalaw kapag nasa lupa ka na." Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng hari sa may tagiliran ng tikbalang na nagpahandusay doon sa gilid. Kasabay ng suntok na iyon ang paghipan niya ng tagabulag para hindi makita ng pinunong hukluban ang kaunting pagkilos ng katawan ng tikbalang gawa ng paghinga. Inakala ng hukluban na patay na rin ang malaking tikbalang na iyon. Paghandusay noong tikbalang ay biglang nagtipon-tipon ang lahat ng mga mangkukulam na natitirang buhay malapit sa kanilang matandang pinuno. Naroon na rin sa ibabaw nila ang napakaraming insekto, paniki, uwak na tila ba tinipon para maging pananggalang. Sumugod na nga ng sabay-sabay ang mga antingerong kasamahan nila Mang Manuel. Hindi na nila alintana ang mga sumasalubong na insekto at paniki dahil hindi naman iyon tatalab pa sa kanila. Sa taas ng puder at bakod sa katawan
na kanilang ikinarga. Dahil tanging sa larangan lang ng pag-orasyon at pangkukulam ang alam noong mga kalaban, kaya naman wala na iyong kahirap-hirap na pinagpapaslang ng grupo nila Mang Manuel gamit ang pisikal na lakas at mga armas. Ilang saglit lang ay nakahandusay na ang lahat ng mga mangkukulam na naroon. Sakal-sakal na rin noong antingerong batukan ang pinuno, pero hindi patuluyang pinaslang. Agad naman iyong sinugod ng asong alalay ng tikbalang sahita, kinagat at naputol. Kinain din naman ng asong iyon ang hitang nahiwalay. Kaya binitawan na rin ng antingero ang hukluban dahil hindi na rin naman iyon makakatakbo o makakalayo pa dahil sa pagkaputol ng isang hita. Ruben, ikaw na ang magsintensya dyan. Teritoryo nyo ang ipinaglalaban natin. Lumapit na rin agad si Lolo Ruben at umusal ng orasyon, sabay bulong sa ulo noong pinunong hukluban at iginuhit ang daliri sa leeg. Nasundan iyon ng pagsirit ng dugo. Ilang saglit pa ay umuga ang lupa at nilamo noon ang walang buhay na katawan ng pinunong hukluban. Dinagit naman noong aso ang nahiwalay noon na ulo para ngat-ngatin pa. Matapos ang isang matindi at madugong labanan, ay muling kumalma ang kapaligiran. Huminto ang malakas na hangin at nagliwanag ang paligid. Naging madilim lang naman iyon dahil sa pagtitipon-tipon ng mga maiitim na ulap na gawa ng pinunong hukluban para matabunan ang liwanag ng buwan. Pinasalamatan ni na Lolo Ruben at Lolo Ike si Haring Argus sa personal na pakikidamay nito sa kanilang laban. Sinabi naman noon na tumatanaw lang din siya ng utang na loob sa pagtulong din ng magkapatid sa digmaan sa kanilang mundo. Sinabi rin noon na tutuntunin muna nila ang pinagtaguan ng pamilya noong malaking tikbalang upang maisama na rin sa kabilang mundo. Tinanong naman ni Lolo Ruben kung meron ba silang maitutulong. Sabi naman ng hari na kaya na nila iyon dahil bilang tikbalang ay mararamdaman din nila kung nasaan ang ibang mga kasama, lalo na kapag kapamilya. Lumapit na nga ang dalawang tikbalang sa unahang puno at biglang nagliwanag saka nagkaroon ng lagusan papabalik sa kabilang mundo. Nagsilapit na rin ang mga gabay ng magkapatid at nagpaalam na babalik na rin muna sa bundok kung saan sila namumuhay. Pinasalamatan din iyon ng magkapatid isa-isa. Sinabi ni Lolo Ike kinamang Manuel na huwag munang umalis. Magpahinga muna saglit sa kanilang kubo para makainom man lang ng tubig o di kaya makapagkape. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya sabay-sabay na silang naglakad papauwi ng bahay. Pagkarating sa bahay nila Lolo Ruben ay nagsiinom ang lahat sa kusina. Abala din ang mga magulang ng dalawa sa pag-iistima ng kanilang mga panauhin. Ilang saglit lang ay biglang may isang antingero ang sumigaw. Mang Manuel! Agad namang dinaluhan ng mga kasamahan iyong sumigaw sa pag-aakalang may kalaban itong nakita. Noong makalapit na sila ay inginuso noon ang galon na naglalaman ng tuba sa may bandang gilid ng bahay. Napangiti naman ang lahat sabay lumapit. Inalog-alog nila ang katabing container. May laman din iyon na tuba. Pagkalapit ni Lolo Ruben ay sinabing, Ayan naman pala ang totoong pantanggal ng pagod at uhaw. Di dalhin nyo na yan dito sa harapan ng ating mapagsalusaluhan. Tuwang-tuwa naman ang lahat at binitbit na nga ang isang container
pati na ang dalawang galon na may lamang tuba. Napuno ng tawanan at kasiyahan ang loob ng kubo. Kahit pa, para silang nakaupo sa isang jeep na talagang siksikan at tabi-tabi. Dahil marami sila at hindi rin naman ganun kalaki ang bahay nila Lolo Ruben. Tila ba hindi sila nanggaling sa isang matinding digmaan? Isa rin kasi iyong selebrasyon dahil sa walang nabawas sa kanila sa laban ng iyon. Lumipas ang buong magdamag ng inuman, kwentuhan at tawanan. Pero walang nagbago sa mga iyon, hindi sila nalalasing. Kinaumagahan ay nagpasya na ang lahat na magsiuwi sa kanikanilang mga lugar sa pamamagitan ng normal na paglalakbay at hindi muna gagamitin ang kakayahan para makapagbukas ng isang portal. Hindi rin naman sila nagmamadali. Pinabauna ni na Lolo Ruben ang lahat ng makakain sa mahabang paglalakbay tulad ng nilagang kamuting kahoy at saging, meron ding pritong manok at isda. At syempre, hindi mawawala ang baon na masarap na tuba. Kaya masaya din ang naging pag-alis ng mga antingerong iyon dahil alam nilang magiging masaya ang kanilang paglalakbay ng magkakasama at marami pang baong pagkain. Bago ko po ituloy ang kwento ng aking mga lolo Sir Carl, ay gusto ko lang ibahagi ang sinabi sa akin ni Lolo na ang mga totoong antingero daw ay hindi nalalasing, lalo na kung ang iniinom ay tuba. Karamihan daw kasi sa kanila, lalo na yung mga nasa mataas na antas, ay hindi umiinom ng alak na dibote. Tanging tuba lang ang kanilang gustong inumin. Maliban sa nakakapagpasigla ito ng kanilang katawan, nakakapagbigay din ng karagdagang pagkain para sa kanilang mga pinanghahawakang mutsa. Hindi ko lang po alam kung applicable ito sa lahat ng antingero, pero ito ay ibinahagi lang din sa akin ni Lolo Ay na galing sa mga nakasama niyang antingero. Lumipas ang maraming taon ng kanilang pamumuhay sa Romblon. Walang mga naging pag-atake ng mga aswang o kahit mangkukulam. Kung meron mang aswang, ay iyong mga napapadaan lang sa lugar. Hindi naman namamalagi dahil nalalaman din siguro na kapag nakainkwentro nila ang dalawang magkapatid na manggagamot na nasa lugar, ay siguradong magiging katapusan na nila. Ipinagpatuloy naman daw nila Lolo Ike at Lolo Ruben ang kanilang pagpapakadalubhasa sa kaalaman sa panggagamot. Madalas din silang magliwaliw ng ilang araw sa kabundukan upang maghanap ng mga halamang gamot na bihirang makita sa kanayunan. Isang araw, nagtungo si Lolo Ruben sa bukid nila ng mag-isa upang manguha ng panggatong. Matapos makaipon ng mga iuuwing kahoy, ay dumaan muna siya sa bahaging may mga tanim na langka upang usisain baka meron ng magulang o iyong papahinog na. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang isang puno ng langka na merong nag-iisang bunga. Medyo may kalakihan din ang bungang iyon, kaya naman naglakad siya papalapit upang alamin kung hinog na ba iyon. Nang biglang may lumitaw na isang magandang babae na nakatayo sa may bato malapit sa puno ng langka. Pinagmasdan niya iyong mabuti kasi nakatitig lang din naman iyon sa kanya. Napansin niyang maliban sa ganda at puti noon ay kakaiba rin ang kasuutan. Dahon daw na pinagtagpi-tagpi ang pangibaba noon, maging ang pangitaas ay dahon din, pero mas maganda ang pagkakalapat sa katawan na wala ring makikitang balat. Ilang saglit pa ay nagbago ang kulay ng balat ng babaeng iyon
naging kulay berde. Ang mga mata naman ay naging kulay abuhin. Kaya agad niyang napagtanto na hindi iyon normal na tao, kundi isang diwata. Anong kailangan mo? Bakit ka nagpakita sa akin? Tanong pa ni Lolo Rubin sa babae. Sumagot naman daw iyon. Rubin, kunin mo ang nag-iisang buto sa langka na iyan. Iyon ang mutya ng langka na ilang dekada nang natutulog. Gusto kong buhayin niyo ang mutya dahil ikaw ang napili niyang maging tagapangalaga. Heto naman, ibigay mo sa iyong kapatid. Mutya ito ng saging na halos kasing tagal na rin ng mutya ng langka na natutulog. Kailangan niyong buhayin ang dalawang iyan dahil malaki ang maitutulong yan sa inyong paglalakbay sa masbati. Mahabang turan pa ng babae kay Lolo Rubin, sinagot niya naman daw iyon. Mawalang galang lang po ha. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Mapagpakumbabang sagot pa ni Lolo Rubin. Ako ay isang gabay ng kalikasan at tagapag-alaga ng mga mutya na matagal lang natutulog sa mundong ito. Tungkulin kong hanapin ang bawat tao na hinahanap ng mga mutya upang maging kanilang tagapangalaga. Dahil sa inyong mabuting kalooban na magkapatid, kaya kayo ang pinili ng dalawang mutya na iyan na maging tagapangalaga sa kanila. Magtatanong pa sana si Lolo Rubin sa diwatang iyon tungkol sa paglalakbay sa masbati na nabanggit noon. Pero mukhang alam na noon ang kanyang itatanong. Maglalakbay kayong magkapatid papuntang masbati. Dahil ilang araw na lang ang hinihintay, ay magaganap na ang isang malaking digmaan ng mga kasamahan mong antingero laban sa pinagsanib na puwersa ng mga aswang at antingerong nasa panig ng kaliwa, at gigisingin din ng mga antingerong taga-kaliwa ang pinakamababangis na nilalang ng dilim mula sa kailaliman ng lupa. Kaya hindi iyon magiging madaling laban para sa mga kaibigan nyong nasa panig ng kanan. Kailangan nila ang tulong nyo, kaya ihanda nyo ang inyong sarili sa isang matinding laban na kakaharapin. Naroon na nagtitipon-tipon ang mga kaibigan nyo sa Baryo Tinago. Gagabayan ko kayo papunta doon kapag handa na kayo. Matapos magsalita ng diwata, ay mabilis na rin iyong naglaho sa kinakatayuan. Noong naglaho na nga iyon, ay agad nang kinuha ni Lolo Rubin ang mutya ng saging na iniwan sa may batong kinakatayuan noon at biniyak na rin ang bunga ng langka para kunin ang mutyang naroon. Noong makuha na ang lahat ng kailangan, ay pinasa na niya ang natipong kahoy at mabilis nang umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating sa bahay, ay agad niyang hinanap ang kapatid, pero wala iyon sa loob. Ang sabi ng kanilang ina na baka nag-igib, kaya muli siyang lumabas at nakita niya ngang paparating ang kapatid niyang si Lolo Ike na galing sa igiban dahil may dala itong dalawang container na may lamang tubig. Inaya niya iyon sa isang puno sa unahan para doon niya maikwento ang mga nalaman na sinabi ng isang diwata. Ibinigay niya rin ang mutya ng saging na ipinapabigay dito. Kinagabihan ay ginawa nila ang ritual ng pagbubuhay ng mga mutya. At pagkalipas lang ng hating gabi ay buhay na iyon, makikitang lumiliwanag na ng kulay puti. May naramdaman silang nilalang na paparating, kaya agad silang lumabas ng bahay. Tamang-tama lang ang paglabas nila dahil may isang engkanto ang naroon. Nagbigay iyon ng mensahe na mula kay Mang Manuel at sinabing kailangan nila ang tulong ng dalawa para sa isang malaking digmaan na magaganap. Pinasalamatan nila iyon at inusalan ng orasyon bilang basbas na natanggap na nila ang mensahe.
at pagbibigay na rin ng lakas para sa muling paglalakbay noon papabali. Sa isang iglap lang ay bigla na rin iyong naglaho. Kinabukasan ay inihanda na nila ang kanilang mga sandatang pandigma. Dahil sa kinagabihan na noon, sila ay pupunta na sa Barrio Tinago kung saan nagtitipon-tipon ang mga antingerong kaibigan ng magkapatid. Sumapit na nga ang kinagabihan. Bago pa maghating gabi, ay nagpaalam na sila sa kanilang mga magulang na aalis muna. Sinabi na rin naman nila ang lakad na iyon na dadalawin lang nila ang lugar ng kanilang mga kaibigan sa Masbate. Pero hindi na nila sinabi pang haharap sila sa isang digmaang espiritual at pisikal. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ay inusal na ni Lolo Ike ang orasyon sa pagbubukas ng lagusan. Noong lumiwanag na ang puno ay pumasok na sila at sinimulan ang paglalakad sa isang maliwanag na daan pero tila blanco naman ang paligid. Habang naroon at naglalakad ay naramdaman nila ang mabigat na pakiramdam na parang may kakaibang presensya ng kapangyarihan. Kaya noong may maaninagan silang lagusan sa unahan ay nagmadali na silang tumakbo para makalabas sa portal na iyon. Pagkalabas nila ay nakita nilang naroon na si Mang Manuel nag-aabang sa pagdating nila. Nasa may unahan lang din na nagtitipon-tipon ang iba pang mga antingero na makikilaho sa digmaang iyon. Agad silang niyakap ni Mang Manuel at kinumusta ang paglalakbay sa portal. Sinabi naman nila na wala namang naging aberya. Pagkalingon nila sa paligid ay napansin nilang tila ba galing may naganap na digmaan. Marami na kasi ang mga nakatumbang puno, may mga sira-sirang bahay din sa unahan. Tinanong naman nila si Mang Manuel kung nahuli na ba sila nang dating. Sabi naman noon na hindi pa nga raw nagsisimula ang digmaan at iyong mga nakikitang nakabuwal na puno at sirang mga bahay ay noong nakalipas na linggo iyon, unang pagsugod sa kanila. Pero hindi naman iyon nagtagal kung sa ibang sabi pa raw ay parang patikim pa lang ng kakayahan ng mga kalaban. Kaya nga raw ipinatawag na ni Mang Manuel ang lahat ng pwedeng makatulong. Dahil alam nilang hindi magiging basta-basta ang laban na iyon. Gigisingin daw ng mga antingerong taga-kaliwa ang mga nilalang ng kadiliman para makisali sa digmaan. Ang baryong kanilang kinaroroonan ay tinatawag daw sa panahong iyon na Barrio Tinago. Iyon daw ang nagsisilbing tahanan ng mga antingero, babaylan at mga nag-aaral ng panggagamot. Walang pangkaraniwang tao ang naninirahan doon dahil magkakasama sa baryong iyon na namumuhay ang mga antingero at iba't ibang uri ng mga engkanto na kanilang mga gabay. Kaya masasabing lahat ng naroon ay may alam o nag-aaral ng lihim na kaalaman. Sinabi ni Mang Manuel kina Lolo Ruben at Lolo Ike na maghanda na dahil anumang oras ay darating na ang inaasahan nilang kalaban. Hindi pa nga raw tumatagal ng isang oras ang magkapatid sa baryong iyon ay napansin nilang nagsitayuan na ang mga antingerong nasa unahan. Nagsihanda na ang mga iyon at may mga nagsasabing nariyan na sila. Kakaiba na rin kasi ang paglamig ng paligid na parang may bumabalot na kakaibang aura na sadyang nakakapanayo ng balahibo. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang pagdating doon, ay naging alerto na ang lahat. Naramdaman nila ang pagyanig ng lupa na tila may nabibiyak sa bahagi ng kabilang bundok. Nasundan iyon
ng tunog ng mga tumatakbong kabayo na nagpapayanig din sa lupa. Nasaan na ang mga gabay nyo? Tanong pa ni Mang Manuel. Kaya agad nang umusal ng orasyon sa pantawag ang magkapatid. Ilang saglit pa ay lumitaw na ang gabay nilang tikbalang na may kasamang aso, ang kapre at ang diwata ng kalikasan. May nagbukas na lagusan sa unahan at iniluwa noon sina Haring Argus at Haring Dumason na hari naman ng biringan. Inakala nilang iyong dalawa lang ang dumating, pero laking gulat nila noong maglabasan ang dalawang magkaibang suot na hukbo mula sa lagusan. Ang hukbo iyon ng kaharian ni Haring Argus at hukbo ng kaharian ni Haring Dumason. Napasabi na lang daw sa isip niya si Lolo Ay na mukhang malaking digmaan talaga ang magaganap dahil dinala talaga ng dalawang kasangga nilang hari ang kani-kanilang hukbo ng kaharian. Sinalubong din ni na Lolo Ruben, Mang Manuel ang dalawang hari. Niyakap iyon kasabay ng pagtapik sa balikat. Tumango naman ang dalawang hari at pinagtipo na ang kanilang hukbo sa may unahan ng hanay. Bago pa magsara ang lagusan mula sa kabilang mundo ay nakita nilang tila may bulang nagliliwanag na lumabas doon. Dumapo iyon sa balikat ni Lolo Ruben. Hindi niya naman iyon ikinabahala dahil wala siyang nararamdamang panganib mula sa liwanag na iyon. Ilang saglit pa ay nawala na ang liwanag noon at lumitaw ang diwatang nakausap ni Lolo Ruben na naroon na iyon nakaupo sa balikat niya. Pagkakita noon ng lahat ay agad nagsiyuko ang mga engkanto kasama si Haring Argus at Haring Dumason. Nagwika din si Haring Argus nang, "Magbigay pugay kayo sa presensya ng diwata ng mga natutulog na mutya. Karangalan namin ang masilayan ka sa pagkakataong ito, Diwatang Lotus." Hindi pamilyar ang karamihan kay Diwatang Lotus dahil ilang beses pa lang itong nagpapakita sa mga nilalang maging sa mga antingero. Naririnig lang nila ang kwento tungkol sa kapangyarihan nito pero hindi nila alam ang itsura. Pagkarinig din ng mga antingero sa sinabi ni Haring Argus na iyon ay si Diwatang Lotus, nagsiyuko na rin agad ang lahat. "Harapin na natin ang mga kalaban bago pa tayo maunahan." Wika pa ni Haring Argus, kaya nagsitayo na rin ang lahat ng mga nakayuko at humanda na sa laban. Ang diwata naman ay muling nagbalik sa pagiging liwanag at sumanib sa katawan ni Lolo Ruben. Halata daw na mataas na antas ang kapangyarihan noon dahil matapos lang sumapi ay nagkaroon ng gintong baluti si Lolo Ruben at nagkaroon ng manipis na ipo-ipo sa paligid nito. Ramdam din ang pagtaas ng kapangyarihang meron si Lolo Ruben dahil dumagdag sa kanya ang kapangyarihan ni Diwatang Lotus. Ilang saglit pa ay nakita na nila sa unahan ang hindi mabilang na mga nilalang na nakasakay sa kabayo. Kakaiba ang itsura ng mga iyon dahil hindi iyon itsura ng mga pangkaraniwang engkanto. Iyon daw ang mga nilalang na galing pa sa kailaliman ng lupa. Huminto sa may unahan nila ang isang hanay ng mga kalaban na nakasakay sa kabayo. Bigla daw umalingaw-ngaw sa kapaligiran ang boses ni Lolo Ruben na halatang may kasamang boses ng iba na nagsasalita at sinabing, "Kayong mga alagad ng dilim! Mali kayo ng napiling panahon para umahon sa mundong ito dahil kami ang makakaharap nyo. Kaya sa ayaw nyo man o gusto ay ibabalik namin kayo kung saang lugar man kayo nagmula." Matapos lang noon magsalita ay mabilis nang tumakbo si Lolo Ruben
papasugod sa unang hanay ng mga kalaban. Pagkalabas lang ng itak ay nag-iba ang anyo noon, humaba na iyon at nagliyab ng kulay asul. Ang ulo at baluti niya naman ay may lumalabas na kulay puting liwanag na masakit sa mata kung tititigan dahil sobrang liwanag noon na para kang tumitig ng diretso sa araw. Sa isang iglap ay naroon na si Lolo Ruben sa hanay ng mga kalaban at nakatalon na ng mataas papasugod sa isang itim na nilalang na nakasakay sa kabayo habang nakaamban na ang sandata sa pagtaga. Sinalubong rin daw iyon ng pagsangga noong nilalang gamit ang isa ring mahabang espada na naglalabas ng usok na kulay itim. At noong magtagpo ang dalawang sandata ay lumikha iyon ng tunog na kahalintulad sa pagkulong. Pero kahit nasangga ang ataking iyon ay mabilis nakapagsagawa ng isa pang atake si Lolo Ruben na tumama naman sa dibdib ng nilalang at nagpatalsik papalayo sa sinasakyang kabayo. Noong lumapag sa lupa ang nilalang ay wala na iyong buhay. Naging usok na rin iyon at naglaho. Mabilis na rin kumumpas ng pag-atake sina Haring Argus at Haring Dumason sa kanilang mga tauhan na agad na rin sinalubong ang pulutong ng mga kalaban sa unahan. Laban! Hanggang sa kamatayan! Sigaw pa ni Haring Argus. Nagsalpo ka na nga ang magkabilang pani. Napalibutan din sila ng maraming kalaban dahil mabilis na kaikot ang ibang mga nilalang na nakasakay sa kabayo. Kaya hindi na kailangan pang pag-isipan kung saang bahagi haharap dahil kahit saan humarap ay meron ang papasugod na kalaban. Ayon pa kay Lolo Ike na ang digmaang iyon ay ang pinaka nakakatakot na digmaan na kanyang nasalihan dahil ang mga kalaban nila ay tila mga kalansay na nakasuot ng itim na roba habang napapalibutan ng kulay itim na uso. Maging ang mga kabayo noon ay bumubuga rin ng itim na uso sa tuwing maglalabas ng hangin. Ang pangkat ni Mang Manuel at noong antingerong batukan na taga-Masbate ay lumipat ng posisyon. Dahil marami na rin ang kalaban na nagmumula sa likuran. Dahil sa sobrang taas ng antas ng kapangyarihan ng mga kalaban, kaya ikinarga na raw ni Lolo Ay ang lahat ng baluti, bakod at puder na meron siya. Dahil nag-aalala siyang baka merong mga atake na hindi niya mapaghandaan. Kasama ni Lolo Ay sa laban ang kapre, tikbalang at ang aso, pati na ang diwata ng kalikasan na nakikipaglaban na magkakalapit lang. At naroon sila sa may bandang gilid kung saan meron namang mga kalaban na hindi nakasakay sa kabayo. Ang magkapatid na hari naman ay parehong maririnig na sumisigaw sa bawat ginagawang pag-atake na halatang gigil na gigil sa laban. Hindi lumalayo kay Lolo Ike ang mga gabay nila dahil alam ng mga iyon na hindi naman ganoon kabihasa si Lolo Ike sa kumbating pisikal. Nakatuon kasi ang pagpapakadalubhasa niya sa panggagamot, hindi sa pisikalang laban. Dumating na rin ang hindi mabilang na mga aswang na naglalabasa na lang bigla sa kung saan saang bahagi. Nagugulat na lang daw si Lolo Ike dahil may mga hinahampas ng hawak na malaking kahoy ang gabay niyang kapre sa may likuran. Doon kasi iyon nag-aabang. Lahat ng antingero sa pangkat ni Mang Manuel ay hinarap na rin ang mga antingerong taga-kaliwa
na nakasuot din ng itim na roba at pinagsasabay ang ataking espiritual at pisikal. Makalipas ang halos 2 oras ng labanan, ay nakikita ni Lolo Ike na napakaraming patay na aswang sa paligid. Pero kasama din sa maraming nakabulagta sa lupa ang mga antingerong kasamahan nila. Hindi rin mahanap ni Lolo Ike kung nasaan na si Lolo Ruben dahil sa bilis nitong kumilos at naroon din iyon sa bandang harapan ng laban kasama ang hukbo ng 2 kaharian. Ilang saglit pa ay nakarinig daw siya ng malakas na tawa mula sa unahan. At narinig niya rin sa kanyang isip ang boses ni Lolo Ruben na nahihirapan sa paghinga. Noong ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, ay nakita niya si Lolo Ruben na iniangat ng isang malademonyong nilalang. Habang sakal-sakal iyon sa leeg, nagbabaga raw ang kamay noon na nakasakal sa leeg ni Lolo Ruben at umuusok ng itim. Maliban sa sobrang laki ng nilalang, ay mararamdaman din ang init na nagmumula sa itim na kapangyarihan ng nilalang na iyon. Sa itsura daw ng nilalang ay masasabing iyon ang namumuno sa hukbo ng kadiliman na nagmula pa sa kailaliman ng lupa. Bumuka ang bibig noong nilalang at hinigop ang kapangyarihan na meron kay Lolo Ruben o doon sa diwatang nakasapi sa loob ng katawan niya. Doon na daw nataranta si Lolo Ike at napasigaw ng Ruben! Halos lahat ay napalingon sa unahan sa lakas ng kanyang pagkakasigaw. Kasama na doon ang kanilang mga gabay. Pagkakita naman daw ng gabay nilang kapre at aso sa nangyari kay Lolo Ruben, ay agad ang mga iyon sumugod papaatake sa malaking nilalang na sumakal kay Lolo Ruben. Pero bago patuluyang makalapit ang kapre, ay 2 matatalim na sandata na tumusok mula sa likuran na tumagos sa harap. Hindi noon napansin ang 2 nilalang na papasugod din sa kanya na nagmula sa magkabilang bahagi na naging dahilan ng pagkamatay nito. Pagkalapit naman ng aso, ay buong puwersang sinipa noong malaking nilalang. Dinig ang paglagutukan ng mga nabaling buto at wala na iyong buhay pagkabagsak sa lupa matapos tumama muna sa isang malaking puno. Pagkakita sa nangyari ay halos mabaliw naman ang gabay nilang tikbalang dahil sa galit. Mabilis na iyong sumugod doon sa pinakapinunong kalaban at sinundan na rin naman iyon noong antingerong batukan. Pagkakita noong malaking nilalang na papasugod na ang batukan sa kanya, ay mas nilakasan pa noon ang pagpiga sa leeg ni Lolo Ruben, sabay inihagis sa kanila. Pagkabagsak ni Lolo Ruben sa lupa, ay wala na itong malay. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Lolo Ike sa nakitang nangyari sa kapatid. Alam niyang kahit sumugod pa siya at magpadala sa kanyang galit, ay wala din iyong magagawa. Dahil kung si Lolo Ruben na kilala niyang bihasa sa kumbating pisikal, ay walang kahirap-hirap na nagapi noong pinunong kalaban, e siya pa kaya na hindi naman sa pisikal na laban ang kanyang sinanay. Napaluhod na sa lupa si Lolo Ay. Pinigtas niya ang 2 mutya na nasa kanyang kwintas. Inilapag niya iyon sa lupa. Gumuhit siya ng bilog at simbolo sa gitna. Tinawag niya rin lahat ng buhay na mutya na meron siya. At pinakiusapang ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihang meron sila. Nagliwanag na ang katawan ni Lolo Ike, pati na ang kanyang mga mata. Lahat ng kapangyarihang meron siya ay lumipat na sa kanyang 2 kamay.
Noong matapos na ang unang bahagi ng ritual, ay dinukot niya ang kanyang maliit na punyal at hiniwaan ang magkabilang palad, sabay umusal ng kakaibang orasyon na bihira lang gamitin ng kahit sino mang babaylan o antingero. Tapos inilapat niya ang dalawang kamay doon sa gitna ng bilog noong makaipo na siya ng tag-isang salop na dugo sa magkabilang kamay. Ang dugong iyon ay pagkain at alay para sa katuparan noong orasyon. Lumiwanag ng kulay pula at dilaw ang guhit na bilog pati na ang simbolo sa lupa, kasabay ng pag-uga ng malakas. Ilang saglit pa ay nagkaroon ng biyak ang bahagi ng lupa na malapit sa kung saan naroon ang mga nilalang ng kailaliman ng lupa. Lumiwanag din ang pula ang bawat guhit at isa-isang hinigop ang mga nilalang. Sinubukan pa daw ng mga iyon na kumapit sa kung saan-saan, pero tila nagiging usok na ang kanilang mga kamay na hindi na magawang makakapit pa kahit saan. Pilit namang lumalayo sa mga nalilikhang biyak ang malaking pinunong nilalang, pero hindi rin siya makaalis dahil pinagtutulungan na siya noon ng antingerong batukan at ng tikbalang. Hindi na nga alam noon kung ano ang uunahin, ang pagsalag ba sa atake ng dalawa o ang pag-ilag sa mga lumilitaw na biyak sa lupa sa kanyang likuran. Hanggang sa hindi kalaunan ay nagkaroon ng biyak ang lupa sa likurang bahagi noong pinunong nilalang, at pagkaatras niya nga ay doon na siya napatapak sa butas, kaya napalingon siya sa likuran. Noong muli niyang ibalik ang tingin sa harapan, ay gumuhit na ang hiwa sa kanyang leeg, nagawa noong antingerong batukan na nasundan naman ng pagsaksak ng tikbalang gamit ang dalawang espada na naibaon sa katawan. Kaya tuluyan na nga iyong napatumba at nilamo na ng lupa pailalim. Ilang saglit pa ay tumahimik na ang buong kapaligiran. Wala nang natira na mga itim na nilalang. Maging ang mga kakampi noon na mga aswang at ang tingerong taga-kaliwa ay napaslang na rin lahat. Natahimik ang lahat habang hingal na hingal na hinahabol ang paghinga dahil sa pagod. Tumambad sa harapan nila ang napakaraming bangkay na nasawi sa digmaan. Kasama na rin doon ang napakarami nilang kasamahan na mga antingerong nasawi. Si Lolo Ike naman ay inalalayan ng tikbalang na maitayo, dahil tila nahigup din ang buong lakas noon sa pagsasagawa ng malakas na ritual para muling maibalik sa ilalim ng lupa ang mga nilalang ng dilim. Si Haring Argus naman ay inalalayan si Lolo Robin upang dalhin sa gilid para ipasandal. Wala pa rin iyong malay, duguan, pero may pulso pa naman. Lumapit na rin doon si Haring Dumason at pinagtulungan nilang gamutin si Lolo Ruben. Binigyan iyon ng lakas para muling magkamalay. Noong magising si Lolo Ruben ay una noong hinanap ang mga gabay niyang kapre at aso. Kaya pinagtulungan na iyon ng ibang mga kasama nabuhatin at ilapit sa kanya. Napahagulgol na lang ng pag-iyak ang magkapatid sa nakita nilang nangyari sa kanilang dalawang itinuturing na matalik na kaibigan at gabay. Inilapat na ni Haring Argus ang kanyang mga kamay sa wala ng buhay na katawan ng kapre at aso. Nagliwanag iyon at tila naging maliit na nagliliwanag na abo na unti-unti nang sumama sa hangin hanggang sa tuluyan na ngang maglaho. Muling nawala ng malay si Lolo Ruben, kaya nagdesisyon na ang magkapatid na hari na sila na ang maghahatid kina Lolo Ruben at Lolo Ike papauwi sa kanilang lugar. Noong muli nang magising si Lolo Ruben
ay naroon na siya sa kanilang lugar sa Romblon. Pero ayon pa sa kwento ni Lolo Ike, ay nawala na rin iyon sa tamang pag-iisip o nabaliw. Kahit nagkaganon, ay madalas pa rin silang dalawin ni Mang Manuel upang isagawa ang panggagamot. Maging si Haring Argus ay madalas din ang pagdalaw, dala ang kung ano-anong mahiwagang tubig, prutas at halamang gamot galing sa kanyang mundo. Pagkalipas ng mahigit isang taong gamutan at sa tulong na rin nila Mang Manuel at ni Haring Argus, ay gumaling naman daw si Lolo Ruben. Noong makabalik na nga siya sa tamang pag-iisip, ay doon pa lang siya muling nagluksa dahil sa pagkamatay ng dalawang kaibigan at gabay. Muling namuhay ang magkapatid ng matiwasay habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang gawaing panggagamot. Lumipas pa ang maraming taon ay nagkaroon na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento at karanasan ng aking dalawang lolo na sina Lolo Ike at Lolo Ruben. Kahit mahirap man paniwalaan dahil tunog pantasya ang kwento, pero sa mga taong mulat sa totoong hiwaga ng mundo ay sigurado akong alam nyo kung gaano ito katotoo. Hindi rin lahat ng tao ay may kakayahang umintindi o tumanggap ng katotohanan, lalo na kung hindi nila personal na karanasan. Sir Carl, maraming salamat po sa pagtatampok mo nitong aking kwento sa iyong channel. Naway marami ka pang matulungan na mga sender ng kwento dito sa iyong channel para magkaroon din sila ng pagkakataong kumita kagaya ko. Ako uli ito, si Kier ng Corcuera Romblon. Mga katribo, bago ko po tapusin ang videong ito, ay gusto ko lang ding pasalamatan si Sir Kier sa pagbabahagi ng kwento niya dito sa ating munting channel. At kagaya niya rin po, ay pwede rin kayong kumita. Dalawang paraan po para kumita dito sa ating channel. Una ay ang maging sender. Magpapadala kayo ng true story na kwento at ang kikitain ay depende sa magiging views sa loob ng 30 days. Gusto ko lang pong linawin ha na mas prepare ko ang mga kwentong tungkol sa aswang, engkanto, albularyo, kapre at tikbalang. Hindi kasi masyadong exciting ang mga kwentong tungkol sa multo at mga sapi ng masasamang espiritu, kaya ayoko ng ganun. Ang pangalawang paraan naman para kumita ay maging writer ng channel. Per story po ang bayaran, ganun din ang guidelines. Dapat true story o based on true story ang kwento. Kahit hindi nyo personal na karanasan, pwedeng karanasan ng kaibigan nyo, kapamilya, kamag-anak o kahit kakilala. Ang pinagkaiba lang po dahil kailangan nyong makabuo muna ng 5 kwento bago nyo ipadala sa akin para isahan na lang din ang pagre-review ko. Pagkapadala nyo po ng 5 kwento ay babasahin ko lang iyon tapos bayad na agad. Hindi na kailangan na ma-upload. Lahat ng mga interesadong magbahagi ng kwento ay mag-PM lang po sa akin doon sa ating Facebook page na Katotohanan at Misteryo. Iyon lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.